Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, banay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na Tagig, atin na rin, ang Millennials ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice, yes, stop! This is iRadio, Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako.
Hinding hindi ka magsisisi, na sigurado pangako. Bye.
thank you so much, FSR Ben. Ibig sabihin pala nun, fruit should remain. Thank you so much. FSR. Foxrot Sierra Radio. Yeah, ibig sabihin yun eh. Fruit should remain. Thank you so much. Also, with Rejoice. Siyempre sa ating yes, opening salamat, jingle songs. Salamat. Ayan. Salamat! Ayan. Alam ko, wala na naman akong mic eh. Wala ka. Tingnan mo nga pinakamalakas sa'yo lahat dyan. Pinakamataas. Ayan na. Ayan na po. Nag-uumpisa na. Lagi naman ganyan eh. Ayan na. Okay. Nag-uumpisa pa lang. GGL na lang. GGL. Oh. Gigigil ako sa'yo eh. Okay. Ikaw na lagi nang gigigil sa akin. Gigil na gigil ako sa'yo eh. Sasaktan na yata kita eh. Aba, ano ka? Si LA ka na ngayon. Ha? Si LA ka na lang ganyan. Barati na lang. Marunong ka ba magbilang? Siyempre. Sige nga. Isa. Dalawa. Sige nga. Tatlo. Ano ang susunod sa I love you one? Yes! Style mo bulok! Ano nga? Hindi ka marunong magbilang. I love you one. Ano susunod doon? I love you three. Yes! Ah, may number two, ha? May number two. Yun lang ba? Grabe ka naman. Panis? Grabe ka. Mabilis ka siguro mag-puzzle. Ano? Hindi. Ha? Oo, oh, mabilis ka mag-puzzle. Ano? Mas siyempre naman. Kasi simula pa lang ng araw ko. Mm. Nabuo mo na agad. Yes! My heart goes sha-la-la-la-la. Oh, ano? Yung mga style. Oh, umpisa pa lang. Ano? Wala. Oh, ano? Wala yun. Style yung mga, ano, mga... Ano? Mga pick-up lines mo, panis. Ito, galing kay Bitoy mismo. Oh, ano? Sige nga. Ano kasi Michael B., ano kami parati. Lagi kaming nagkukwentuhan tungkol sa ganyan. Mm-hmm. Yan. Yeah. Sige nga! Oh, ako na ba? Siyempre! Ano, ako lang nagtatrabaho dito. Oh, thesis ka ba? As in thesis? Thesis. With an H? Oh. A thesis. Yeah. Thesis. Okay. Mm-hmm. Why? Kasi, kahit anong mangyari, kahit anong mangyari, i-depend pa rin kita. Anong magagawa? Yeah! Yeah, ang thesis, dinidepende pa parate. Pinaglalaban. Yeah. Di ba? A one, a two. Eh, ikaw. Utot ka ba? Utot ka? Utot ka ba? Ha? Utot ka? Hindi. Utot ka eh. Bakit? Kasi ang lakas ng dating mo sa akin. Nah. Ako ay isang model. Mariano, ano mo ha? Alam mo? Ano? Sa totoo, nakokornihan na ako sa ginagawa natin. Ikaw, corny. Yeah. Ano? Wala ano ba, ibang klaseng, ano? Like what? Wala ano ibang klaseng, ano? Parati na lang ganito. Really? Mm-hmm. O, sige, ano? Hangin ka ba? Na? Yeah. Bago yan. Hindi, bakit? Kasi, I can't breathe without you. Boom! Panis! Pwede ba kitang sundin? Ha? Ano ne? Pwede ba kitang sundan? Bakit? Kasi sabi ng teacher ko, follow your dreams. Corny pa rin. Wala na bang ano? Ano? Wala, mas malupit pa dyan. Sige nga. Purong ano eh. Wow. O bakit? Twitter ka ba? Oh, bakit na naman? Kasi trending ka sa puso ko. Yeah. Ewan ko sa'yo. Wala sinabi mga pick-up lines. Sige nga.
Marami ano? Na lang ganyan. Walang, nananawa na ako sa mga pick-up lines ninyo. Oh, sige nga. Hmm. Yeah, eh. Oh, aga. Pimple ka ba? Ha? Huh? Pimple ka ba? Bakit? Kasi kung saan-saan ka tumutubo sa katawan ko. Ang araw pa lang pinahal. Wala. Minsan sa mukha. Minsan sa puso ko. Mahirap sa puwet. Oo. Minsan. Sobra naman yun. Doon pa tutubo. Ang daming tutubuan eh. Doon pa tutubo. Uy, bastos ka. Eh, ikaw dyan eh. Oh, ano? Oh, ayan. Laban? Oh, gusto mo? Oh. Eh, ano pa? Eh. Oh, ano? Ito. Laban ka rito. Diabetic ka ba? Oh, kayo alam niyo 'yan, hindi niyo alam. Oo, oh, pre-diabetic ako. Kasi ano eh. Oh, ano? Kasi I'm planning to see to be the best, sweetest person for you. Aray! Aray! Boom! Ang mga manloloko, hindi basta-basta na uubos. Ba? Ano naman pinagsasabi mo? Paano na punta ron? Ah, grabe ka. Oh. Pero kami mga seryoso. Konti na lang. Konti-konti lang. Nako! Yun ba? Yun ba? Hala? Tama na yan? Hindi, ito. Lintik na buhay. Oh. Ang tawag ng inay sa daga, mabait. Mm-hmm. Tapos sa akin, demonyo. Joke lang. Demonyo ka? Che! Bumati na ta. Ay, naka. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas at buong kapuluan. Yes, ito po ang iRadio araw po ng Monday. Yeah. Monday na naman. July 19, 2021? July 19, 2020. Bingi ka ba? Oo. Kasi ang hinahin na ng pandinig mo. Ha? Ha? Bingi ka ba? Ha? Okay. Siti, gumaganda ka? Mas maganda? Kapo, gumaganda ka. Di dati, pangit ako, ganon. Hindi, gumaganda ka nga. Oh, bakit? Gumaganda kang bingi. At least maganda. Yari na, ng bingi. Yari na naman siya. Oh, super init po rito. Ay, bumati na tayo sa ating mga mga ating kapamilya. Yes. As usual, hanggang 9 o'clock. Medyo nababawas tayo ng ilaw ngayon. Mahal ang kuryente. Hoy, may maganda tayong good news pala sa inyo. At tayo bayanan nyo mamaya. Magandang balita po sa iRadio. Ayan na. Magkatotoo na. Salamat sa Diyos. Ayan. Alita, batiin na natin. Sa letrang F. Sabi mo F. Ha? F. F. As in effort. Oh, di ba? F. F. As in effort. F nga, F. Oh, sige nga. Siyempre, nandiyan si Nanay Pilipinas. Salva. Magandang morning, Nanay. Nanay, Pilipinas. Magandang morning din. Kamusta ang dialysis? Oh, siyempre. And of course, nandiyan din si Eka. Eka Andes Velasco. Si Eka. Eka. Ayo. Eka. Ayo. Siyempre, nandiyan din ang L.A. Si L.A. Lorna Alejandro. And of course, dahil unang araw ng linggo dito sa Amerika, dapat mag-rejoice, rejoice, 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 rejoice. Siyempre, rejoice our Philia. Alright. And then si Farah Cristobal. Magandang morning sa'yo, mapagpalang araw sa'yo. Farah,
at sino ba to? Shout out kay Jimmy Liam Emmanuel Rain Teodoro. Ayan. And of course, nandiyan ang ating mahal na si Nanay Dolor. Hello, Nanay Dolor! Kumusta po? Na-miss namin kayo. Na-miss na nag-alat tayo. Ay, grabe. Miss na miss. Siyempre, nandiyan si Sister Nelda. Nelda Valdez. Ayan. Shout out tayo kay Evelyn Alejandro. Norbert Gando. Nancy Alejandro. Robert Francia. At Teresa Marshall Francia. Faye Cabrera. Hello, Faye. Magandang morning sa iyo dyan sa Langit Street. Hello kay Nanay Luz Liminda Conferido. Okay, shout out kay Caris Cristobal, Mark Al Cristobal Alejandro, at si Ika Cristobal. Ayan, watching daw si Eka sa pinakamabait na partner. Ubod ng bait. O, oh, punong-puno ng pag-ibig. Hello. Okay, hello din. Ayan na si Caris. Caris Cristobal. Magandang morning, Caris. I will go. Ayan si I will go. Salamat kay Caris Cristobal. Of course, Ika. Ayan si Ika. How are you, my dear Ika? How are you, my little sweetie? Ayan, nandiyan din si Tina Tabernilla. Magandang morning. I radio. Of course. Nandiyan din si Rose Cristobal. Ayan, a blessed day din sa'yo. Yes, and of course, nandiyan si Pastor Israel Jackson Dumagat. Sabi, live na ulit tayo sa 98.7 RFCN Radio Rojas Isabela Rizal First Church of the Nazareth. Rojas, hello sa inyo dyan. First Church of the Nazarene Rojas. Naimbang na bigat. Kada ko yung amin ita po. Ita Rojas. Ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Dapat po. Thank you. Na, ano ba to? Nakalimutan ko na kay Lucano. Ang thank you. Salamat. Agyaman kami ako. Tagdingdingag kayo. Ito'y iRadio. Ito'y kami California. Ito'y America ako. Ayan, ayan din. Hello. May bang nabigat? Glenda May. Ang Glenda mo pa rin. Yes, siyempre. Si Glenda May. Ohayo gozaimasu, Valentina Kobayashi, Mary Jane Sepi, Jeriel Ogihara Bautista, Mallory Yano, Karen Kasay, Ning Riser Kuyabo, Bell Eda, Norse Doping Kinoshita, Glenny Sato. Hello then to my sister from San Jose del Monte, Bulacan. Soda Saida Ruiz Agustin. Kasama si Marcus at si Kuya Nestor. Of course, nandiyan din si Ate Berna. Ayan, magandang morning Ate Berna. Hello, listening mode lang muna at may migraine daw si Glenda. Oh yeah, listening. Listen talaga. May? Listen. Okay, ano lang. Just close your eyes and listen to iRadio. Ayan, hello again kay Lala Carmina. Mapagpalang araw sa'yo, Lala Carmina. Ayan, shout out kay Joan Orcajara, Hannah Cardenio, Edna Aquino, Agnes Bucarile. Ayan. Okay. Yeah, boom, panot. Yeah, boom, panot. Boom, panot. Ayan. Ang sweet po kayo. Maraming pahinga yan. Okay. Siyempre, andiyan si Pastor Norman Kuwanan. Ayan. Hello. Sabi ni Yukina, may job ko, guro. Okay, class drawing kayo ng kahit anong uri. Klase isda. Sabi ni Garding, ma'am, bagong po yan. Ha? Garding, bakit magulo ang drawing mo? Kasi bagoong daw yun. Okay, nauna yun. Dapat yung ano muna, Garding, bakit magulo ang drawing mo? Ma'am, bagong po yan.
Yeah, dapat yun ang nauna. Okay, ayos lang, ayos lang. Maros na ta. Maros na ta, Joy. Sublime! Sublime. Maros na ta, Joy Cristobal. Hello, hello, hello. Magandang morning. Sabi naman, teacher. Okay, class, magbigay na isang bagay na walang kwenta. Oh. Sabi ni Juan, ma'am, ako po, ma'am, ako po. Ah, sabi ni Sir, okay, very good, Juan. Ano pa, ah? Grabe naman, si Juan. Ma'am, ako po, ma'am, ako po. Okay, very good, Juan. Ano pa? Ayos yun, ayos yun. Tina Pearl Carrera, magandang morning. Oh, Tina. Ayan, hello, Tina. Shout out to June Balignasya. Naema, Balignasya. Leia Angela Naknak Burak. Princess Althea Matias Flora. Ito. Hidi Yasmin Palomar Bandera. Ashley May Matias Flora. Heart Dimple Terauta Doklan. Mel Joy Ann Ibarra. Ayan. Hello, Dan Kai. Pastor Romaric Pagpiyuin. Magandang morning, Pastor. Napakagandang umaga pag nanunod ng iRadio. Nako, salamat naman po. To God be the glory. God bless everyone. Ayan, hello kay Pastora Mary Grace. Hello, Pastora. Kumusta? Kumusta na si Bulinay? I hope she's feeling better. Ayan. Shout out tayo kay Pastor Levi Kuanang at Samantha Del Rosario. Nasa bahay sila ngayon sa Balayan. Kahit wala ako doon, kaya nabalahan lang magluto dyan. Hello, Pastor Levi! Kamusta? Kamusta dyan? Hindi naman siya naka-tune in, but it's okay. Maririnig niya yan. Okay. Maraming salamat daw. O sa inyo, nawalan lang na ang ako po. Ayun, ako ni Lorna. Okay, include pa rin natin yan. And of course, hello kay Tatay Nestor. So, ayan, hello Tatay Nestor. Ayan. And hello din kay Mary Grace Yonala Constante. Okay. Hola, hola. Hi, radio. Sabi, ikaw ang lupang hinirang ko. Handa akong mamatay ng dahil sa'yo. Ba? Ayan. Ang bayani, ha? Pick up lang yan. Okay. Hindi naka... Delos, hindi nakakamatay pero pag nararamdam mo, ang sarap pumatay. Ay, bad yun. Tama. Jealousy. Hindi dapat. I radio. Ayan. Diksyonaryo ka ba? Bakit? Kasi binigyan mo ng kahulugan ng buhay ko. Yan! Yeah. I radio. Ha. Okay, computer ka ba? Hindi. Sarap mo kasing i-turn on. Oh, no. Alright. Aha. Lason ka ba? Ha? Lason ka ba? Bakit? Kasi nakahanda akong mamatay, matikman. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Wag yan. Ako. Computer ka ba? Ayun na nga yun eh. Ako may sarili. O, ano? Kasi, ang sarap mong i-format. Nang gigigil ako sa'yo. Pag pinormat kita, burado ka na talaga. Okay, meron pa tayo dito. Okay. Ito. Dito pa, meron pa si Lorna. Customer, bakit may langaw? Aros kaldo, sabi ni waiter. Kasi sa halagang 5 piso, ano expect mo? Manok? Ha? Yak naman, grabe naman, langaw. Alright, station ID na tayo. Alright, ganun ko bilis. iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 30 minutes past 7 p.m. Pacific Standard Time. We are broadcasting live from the city of Bellflower, California, USA. Kulangot ka ba? Sabi ni Pastor. Bakit? Pastor Israel. Kasi ang tigas mo eh. Ewan ko dyan. Wala na naman kasunod.
Kulang. Pastor, ha? Wala na naman kasunod to, ha? Grabe ka talaga. Bakit? Kasi, kailan ba yung kasunod? Laging putol-putol kay. Bitin! 10 bits! Ayan, hello kay Tess Salas Lasak. Magandang morning. Ay, yes. And magandang evening kay H.T. Galvez, Galvez and Anchorage, Alaska. Ayan, kumusta na dyan sa Alaska? Malamig pa rin ba dyan or umiinit din? Walang dito sa California, sa wow, Alaska. Grabe. Nasa 100 plus tayo, ano? Ngayon? Yeah, kahapon, oh, ano super eh. Super init. Ka. Kahapon, grabe, 100 plus nung kay na Pastor Sunny. Oh? Oh, 109 ata. Matindi, init, palupit ang palupit. Mm-hmm. Okay. Peanut ka ba? Ha? Peanut ka ba? Bakit? Kasi peanut, tibok mo ang puso ko. Yeah. Woo! Tayo na naman right. Yan. Sabing ganon. Lola Ramon, unggoy ka ba? Ha? Unggoy ka ba? Hindi. At puno naman ng saging si Lolo's meeting. Ano? Unggoy ka ba? Oh. At puno naman ng saging si Lola Sweetie. Ganon? Ninakaw mo kasi ang puso niya. Yeah! Wala. Wala, panis! Wala. Corny. Ay, gawa yun ni Eka. Ibigyan natin ang... Ayan. Nabas ka tuloy. Isa pa! Acho! Ayan. Nag-review ka na ba? Hindi pa. Kasi... Mamaya, sasagutin na kita. Yeah! My God, I hate trucks. Banat mo talaga. Ato, Pastor, oh, Israel, no! Bakit nabibitin ka ng mga, oh, mga pick-up lines mo? At yun ba talaga ang pick-up lines mo? Palagay ko, ganun talaga. Ah. Ang pick-up lines. Grabe naman, kulangot ka mo. Oh, kasi bakit? Kasi tigas mo eh. Di ba kailangan mo tigas? Ayan. Shoutout tayo sa panganay Tess Salas Lasak. Danilo Sakes, happy birthday! Danilo Sakes, happy birthday! Happy birthday, Danilo! Ayan. Mula nang makilala kita, naging tamad na ako. Tamad na akong magmahal pa ng iba. Boom, panis! Boom, boom, panis. Ah, welcome back, Noel Lasak. Welcome back, long time no see. Ayan, ang dami to. Sabi nung bata, Dad, pinagalitan ko ang guro ko. Bakit? Sabi nung bata, hinalikan ko pa kasi yung classmate ko. Naku, mana ka talaga, sabi ng tatay. Naku, mana ka talaga sa akin tong anak ko. Masarap ba? Oo po, lalaki po eh. Ay, bakla pala yung... Bading pala yun na mana daw sa kanya yung pala, bading pala yung anak niya. Wala lang yun. Okay lang yun. Ay, radio. Alam mo, uhaw ako. Yung alam niyo yung init, parang nagpe-penetrate sa buong katawan ko. Grabe. Tapos nagkakaroon ako ng ano, singaw? May singaw ka din? Wala. May singaw ako eh. Ikaw lang. Uh-huh. Ayan. Charap. Okay. Ah? Alam mo ba? Hindi. Dalawang beses lang gusto kitang makasama. Bakit? Ngayon at magpakailanman. Nanggigigil ako sa iyo. Talaga ito, para ka na naman si Dorne. Hello, ka Freddy San Juan. Magandang umaga po. Ay, magandang gabi pala. Happy Monday. Kumusta po? Kumusta ang weekend? Kumusta pala mga weekend nyo, mga pamilya ng radio? Subabit. Ayan, kumusta po? Sana ako na lang ang birthday mo. Bakit? Para excited ka pag dumarating ako. Style mo kasi. Sana ako ang Sabado at ikaw ang araw na. Alam ko na yan. Ginamit ko na kahapon. Ano nga?
para ikaw ang bukas ko. Oh, yeah, corny na naman. Oh, no! Kinabukasan? Oh, ganun pa rin yun. Oh, ano ba yun, mga... Charot-charot! Wala na ba kayong pick-up lines na malupit? Oh, eto, Jollibee ka ba? Oh, bakit na naman? Sabi ni Pastor Israel, bakit? Oh. Kamukha mo yan. Kimi na tori ko ni nata si may bakit mo pinunatuji. Kamukha. Origin! Ayan ako. Aray ko! Sa, si, dedicated niya kay Pastor Romaric Pagsuyo. Wala na, wala na. Ano yan? Ay, Lola Sweetie, virus ka ba? Sabi ni Farah. Kasi yung tawa mo nakakaawa. Matindi ba sa coronavirus? Yeah. Coronavirus ka ba? Yeah. Ang bilis talaga ng panahon. Dati, ang dami kong gusto. Ngayon, ikaw na lang. Yeah, wala. Ang bot sa langaw. Eto, eto, nakakagigil. Nanggigigil ako sa'yo talaga, Sweetie. Grabe ka. Kukunin na mga... Gandang gabi, gandang gabi. Kasan Juan. Ay, kasan Juan ka, Freddy. ito. Oh. Ano? Oh, ano? Ang relasyon ay parang kape. Okay, bakit? Kasi, oh. Pag pinababayaan, oh. Lumalamig. Kaya pala, para akong kape. Ayan, yan na pala mo. Para akong kape. Kasi pag iniinom kita, lagi ako nininervyos. Ayan. Tama na nga. Ayan. Ay, naku. Talaga, oh. Siti. Oh, ano na naman? Totoo pala multo. Bakit? Ha? Bakit na naman? Kasi simula na makilala kita. Hmm. Naniwala na ako. Wala. Ano? Wala. Ikaw kasi may lalagyan. Kaya ako ano yung nilalagay mo dyan eh. Alin? Oh, ano naman o? Oh, yung sound effect. Pag sa akin, kundi, aray! Gumawa ka sa sarili mo sound effect. Bakit? O gusto mo ito? Ganon. Ayan. Ito naman sa'yo. Aray. Patay. Tinagtag ng bala. Bata, muntik na akong mag number one sa klase. Bakit? Sabi na, itinuro. Tinuro kasi katabi ko, ma'am eh. Kaya muntik na akong nag number one. Ano yan? Itinuro kasi katabi ko ni ma'am. Katabi niya si ma'am. Ayan, muntik na akong nag sa klase. Tinuro kasi katabi ko. Ito naman si Tina, oh, nahihirapan na nawawala yung diskarte ko. Wala, nakakabulbul to. Yun. Pangit ka ba? Hindi. Sige na, pangit ka ba? Hindi nga eh. Di mo alam? Hindi. Wala. Oh. Wala sabay. Ayun, ikaw may hawak kasi. Nanggigigil ako sa iyo eh. Okay, tayo na. Uwi na tayo. Alright. Tapos na ang programa. Uwi na tayo. Abot. Hindi, may maganda tayong balita. Oo, oh, nga pala. Sige. Sige. Ikaw na magsabi. Aha. Ano ba yung magandang balita? Hindi. Ay, magandang balita. Babalita ba natin? Huwag na muna. Huwag muna, sige. Saka na lang. Ay, pinadala ko na sa iyo yung ano ah. Saan? Ito. Saan pinadala? Ito to ah, sa iRadio. Here. Ito. Yan. Okay. Ayan. Alright, andyan din si Darwin Ibay. Magandang morning. Wala eh. Ah. Papadala ko lang. Ay, naku. Yung galing sa akin, syempre, pangalan ko. Ah. Ayan. Ayan na naman tayo eh. Oh, gusto mong away? Oh, gusto ko. Bakit? Wala. Ikaw lang makapag-away. Okay. Mga kabagis. Alam niyo yung kabagis? Sa Ilocano yan. Kabagis, kapatid. Ayan, mga kapatid. Alright, yung deadline po ng pasang yung sa
yung sa finals ng song contest ni Doc SP will be on July 30. Ayan ang sinabi niya sa akin. Uh-huh. Para mabigyan ng chance yung iba, mga ganon. And then, ano pa ba? Pag na nakuha na lahat, ngunit, subalit, datapwat, hindi. Pero pag dumating na lahat, before ng July 30, pwede ko nang ipadala kay Doc SP kahit wala pang July 30. Kasi ipapadala naman niya sa mga judges niya. So, ibig sabihin, panalo na yon. Re-reviewin, katulad ng ginawa doon kina ano. Wow. Oo, re-reviewin. The same thing, hindi magkakilala yung mga judges niya. Hindi pa sila magkakakilala at hindi sila nag-uusap. Siyempre, katulad nung sa mga lalaki noon, pakonti niya. So, everything is fair, legit. Ayun, ganun po yun. Leonardo Arenas, hello, welcome back po. Maganda morning, kasama si Emma Arenas. God bless po sa inyo dyan. Ayan. Okay, okay lang mahilo ako. Basta gusto ko sa iyo lang ikot ng mundo ko. Oh. Woo! Dara! Ako ay isang model. Doon sa o, diba? Aha. Alright. Aba, nandyan din si... Aba, dalawa? Kanina si Noel Lasak. Ngayon, andito naman si... John Noel Sales Lasak naman. Ah, magkaiba ba yun? Magkaiba pangalan. Di magkaiba. Oo. Pero Noel Lasak yung isa, pareho lang. Oh. Anyway, hello no John Noel Sales Lasak. Magandang morning. Welcome, welcome to iRadio. Good morning, good morning, good morning. Alright, sino pa ba? Darwin. Oo, nabati ko na si Darwin. Darwin Ibar. Ito pa yung ating mga... yung ating mga pa-contest. Okay, syempre, meron tayong tinatawag, oops, nawala. Yung tinatawag na Dear Lola Sweetie. Ayan, umpisan na natin yan this week. And then, alam nyo yung segment na ito, katulad din ito ng dati, yung bibigay kayo ng mga liham. Ayan. Liham ng kabiguan, kalungkutan, kasiyahan, katagumpayan, at kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Ay. Pwedeng hindi nyo isabihin yung pangalan nyo. Okay lang, babasahin ko dito. Ayan. And of course, yung ating tutok to bless. Ayan. Yes. Okay, gusto mong ipaliwanag yung tutok to bless? Ikaw na. Ako pa rin. Ikaw okay. Na lang dyan dyan. Ah, ganon. Trabaho ko na lang. Ako na lang dito. Ganon, ganon. Ibig sabihin ako ng trabaho. Nanggigigil na naman ako sa iyo eh. Yung tutok sa bless, tutok to bless pala. Magbibigay po kami ng at least isang video, video. Kunyari, within this week, yung mga video natin. Kasi nandyan naman kagad sa YouTube yan. Doon po ay papanoorin nyo yung ibibigay namin video. From there ay maglalagay ko yan ng comment na tutok to bless. Ayan. Tapos lahat ng nag-comment doon, kukunin namin, i-raffle namin yon. Kung marami, kung isa lang, edi hindi na kala i-raffle. Pag marami kayo doon, edi i-raffle natin. Pipili tayo na at least, ilan ba? Dalawa? Ilang ano? Mga siguro, gano'n, mga lima. Ay, ang dami ha? No. Ang dami, limang winners. And then, tatawagan kasi natin yung mga yun eh. Masyado maraming lima, City. Tatlo. Yan, tatawagan namin yung mga nabunot namin. Then, mag-a-ask kami ng question. Mm-hmm. Pero, paano yun? E di, maririnig na nila yung answer ng isa. Yes. So, isa lang talaga. Isa lang. Ang kukunin natin, tatawagan natin. Pero i-raffle namin yun. And then, tatawagan namin kayo live. Tapos, mag-a-ask kami ng question. Then, mananalo. Yun. Gagawin natin at least
two times a week. Ayan. So we have two winners a week. Mm-hmm. Umpisa natin lahat yan. Alright. Okay, shout out kay JP Ilarde, Jeric Asuncion Transfiguracion, Rosana Lucero de Guzman, Jack Lucero. Ayan. Bakit ka na late? Sabi nung guro. Sabi nung nawalan po kasi ng 500 yung lalaki. Bakit? Tinulungan mo bang hanap? Hindi po, tinapakan ko lang po at inantay ko na umalis yun. Style mo rin ano. nangyari na yan nung ano po. Nung ako'y nasa kolehiyo pa, kasama ko yung kaklase ko. Naglalakad kami. Doon sa campus. Graduate po ako sa PUP, Polytechnic University of the Philippines. Oh, di ba? Naglalakad kami. Biglang tumigil yung classmate ko. Sabi niya, Karim, huwag kang gagalaw. Ha? Bakit? Basta, huwag ka munang gagalaw. Okay. Pero nandun kami sa gitna ng ano, campus. Tapos sabi niya, itataas ko yung sapatos ko. Ha? Kunin mo yung pera, nasa ilalim ng sapatos ko. Meron siya nakita ang pera. 100 yata that time. Malaking pera yun, mga 80s. O, di hati kami. Ganon. So, totoo yung may pag may tinapakan kang pera. Wag lang yung perang ganyang kakapal, ha. Ayaw umalis, ha. Hindi ko na tatapakan yun. Aba, si John Noel Sales Lasak, sabi niya. Bakit may black eye yung juice? Kasi napak siya. Ha? Napak. Kasi nakapak siya. Bakit may black eye yung juice? Kasi nakapak siya. Ayan. Kasi nasa, inuulit. Ano mayayari sa isda pag hinati mo sa gitna? Eh, di tuna. Hindi. Tuna daw eh. Di daing. Ganun ba? Anong sabi na anak na nagulong sa kanyang mama, nagulong na sumali sa marathon? Go, ma. Okay. Dulce Solis! Hello, Dulce! Magandang umaga. Ginugulo mo ang buhay ko! Go, ma! Ano ba yan? Ayan. Anong hayop ang madalas mauntog? Di dog. Ayos yan, ayos. Bakit? Ha? Yun na nga eh, dog. Di dog. Dog. Oh, dog. Dog. ano sabi ng pusa? Ano sabi ng pusa? Ano sabi ng pusa? Di ba? Meow. Anong sabi ng dog? Ow. Di ow. Wow. Ow. Ano ow. Naman ang sabi ng puso ko? Yeah. Kau. Ayan. Kau, batutin. Anong hayop ang gustong maging director? Ano? Cat! O, diba? Cat! O, diba? Tapos. Director yan. Wala na ba iba? Nakakainis. Corny. Anong hayop ang pangit? Ikaw. Hayop ka talaga. Akin yan. Ikaw! Di bumalik sa'yo. Hayop ka talaga. Ikaw! Ay, nako. Rosana Lorenz. Kala mo, ha? Ala. Boy Scout to eats. Wise to eats. Anong hayop eh? Oh. Wise. Mag-ama sila ni Casales. Mana kay rejoice to, huy. Kala mo, ha? H2O. Water, di ba? Ayan. Ano naman ang CO2? The ice. Hindi. Ice? Ma'am, cold water. Ayan. O, sige na lang. Kahit ano na lang. Joke time! Okay na. Okay. Asya. Ayan, anong gagawin natin ngayon? Akala mo may ano tayo. Sino? Yun. Tatawagan. Ay, hindi na muna. Hindi na muna daw. Wala pang sinabi. Sige. Aha. Okay, si Snow White kumagat ng apple. Nagka-love life. Mm-hmm. Diba? Ikaw, fruit salad na kinain mo, wala pa din love life.
Ang komi. O, diba, si Snow White, apple lang yung nagka-love life. Eh, yung isa fruit salad na halo-halong prutas na wala pa rin love life. Ano eh, kasi ano eh. Halo-halo eh. Ayan, o. Oh. Yan, nangyari. Our radio. Alright. Kanta ko. Kantakan. Uy, nagkasyunta yun. Nagkasyun. Nakalimutan ko, mag-gitara sana ako eh. Oh, kalimutan ko ilabas eh. Tama yun. Mm-mm. Huwag na. Pahirapan mo pa ako. Gitara lang eh. Anong gusto mo? My heart ko, sha-la-la-la-la. Deadline ka ba? Bakit na naman? Lagi kasi akong naghahabol sa'yo. Ay, charot, hindi. Di bali na. Di ba gano'n naman talaga? Gano'n? Excuse me. Patay. Alright, kanta tayo. Ano nga? Nanggigigil ako. Ano ba yung gigil na yan? Saan mo ba pinagpupulot yan? Sa LA. Palitan mo na nga yan. Ay, nako. Mamaya may meeting tayo ah. Mm-mm. Sige. Alright, maglagay ka dyan ng anything. Walang anything. Anything ka mo, dinilagay ko. Oh. Ilagay mo yung ano, yung... hindi ko na alam kung anong kakantahin ko eh. Yeah. Kasi wala naman talaga akong ano eh. Alam na kantahin eh, Nax, ganun. Ano ba? Isip, gusto kong tumawag, tawag nga tayo. Gusto kong tumawag ka nga. Tawagan mo si, ano, eto to city. Sino ba mga nandito? Tawagan mo nga ito. Eto, ito. Ito, sandali. Ano yan? Ito na. Nananahimik! Nananahimik! Sino yan? Anong kanta yan? Ay! Baka magsawa na sila yan, pero it's a nice song. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Paligid man ay magdilig, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako
noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako bagay. Maganda yung song talaga. Super, super ganda. I like the lyrics. Very nice. Ayun. Romulo Irenio. Okay. Jollibet. John Galang. Jolly Faith. Eugenio Creyla. Ayan. Jeric Asuncion Transfiguration. Ay, nasa ba? Taas pala ako. Ayan. Okay. Abangan, abangan ang mga nakaka-excite. Ayan. Nakaka-excite na mga date kung kailan. Segments. Eh, oh, tapos doon. Mga bagong segment natin dito. Ayan, mga bagong segments po natin yan. Yes. Ayan. Marami, marami tayong mga segments. Kaya tutok-tutok lang sa iRadio. Siyempre, of course, ang pinakamagandang natin segment ay ang mga salita ng Diyos. Yes. Ayan, importanteng-importante po yan. Alright, so... Ito na, tawagan ko na. Sino? May sinabi mo. Ay, yeah. Okay. Ayan. Alam mo na kung sino tatawagan mo? Oh, di ba yan? Ah, yeah. Hello, good morning, Jean Pagkalinawan. Magandang morning, Jean Pagkalinawan. Hello, Mariko. Hello kay Sofia. Kay JD and of course, kay Flores si... Wala. Ay, wala. Okay. Ayan. Nasaan siya? Uy, nasa ano siya? Nasa work siya. Ah, negative. Ayun. Ayun. Hello, Darwin. Kumusta? Nasa hello trabaho po ka ba? Wala po. Nasa mall. Ay? Oh, gambag mall ah. Di kita makita, sweetie. Ay, ito na. Oh, namamadali. Kasi... Ako po, asawa ko. Ay, hello. Good morning. Hello, Missy. Ayan, napili ka namin tawagan lang. Wala lang. Ayan. Ay po. Ha? Ade, may mga tanong-tanong lang kasi sana kami. Akala ko nasa bahay ka. Hello, Mrs. Hello. Kumusta po? Hello. Ayan, ano pangalan ni Mrs. mo? Jacqueline po. Hindi, bakit hindi sila nakikita? Bakit boses lang? Ay, o nga pala. No. Ayan. Sorry, hindi ko sandali, nalang. Ayan na. Ayan! Ayan. Nakalive na kayo. Ganyan halos 500, ano, yung, ah? Yung sa, anong tawag to? Yung load. Saan? Pa-load. Nanalo ba siya noon? Hindi, ito. Kaya tayo tumawag. Oh, yeah, of course. Hello! Ayan, gusto ko lang ipaalam. Ayan, ganda naman ni Mrs. Oh. Ayan. Darwin, nanalo ka ng 500 pesos na pa-load. Ayan, may pa-load lang kami. Oh. Okay. Papadala na lang sa iyo, ha? Okay, load. National ID. Ha? Kukuha po kami ng national ID. Oh, national ID. Ah. Oh, naku, speaking of ID, hindi pa ako nagre-renew ng ID ko rin. Mag-expired na next month. Basta, ano, huwag kang titigil sa pagkanta. Tandaan mo yan. Oh, yan naman. Opo, opo. Yan ang... Maglakay po ako minsan, kakanta po ako dyan. Dito sa... Sure. Ito yung susunod nating, ano, yung... This iRadio Singing Contest.
Opo. Ito, dito mo ibigay yung kakayanan mo talaga. Ayan, siyempre. Sige po. Practice lang ng practice. Ayan. Opo. Okay, po. Pakasabi sa misis mo, mag-subscribe din siya sa iRadio. Anong pangalan ni misis? Opo, nakasubscribe na po siya. Ay, ganun ba? Anong pangalan? Anong pangalan? Eh. Anong pangalan? Anong pangalan ni misis? Jacqueline po. Jacqueline. Jacqueline Torres. Oh, ayan. Tapos may mga segment tayong bago dito. Manood kayo ng mga video. Mm-hmm. Yung mga yes, sasabihin natin kung ano yung anong date yung papanoorin nyo. And then magko-comment lang kayo doon ng tutok, ano ba 'yon? Tutok to bless. Ah, tama ba 'yan, City? Tutok to bless. Ikaw nag- Oh, tutok to bless. Ayan. Tapos kukunin namin kayo, i-raffle tapos pipiliin namin kung sino yung tatawagan namin. Dahil may question kami on the spot. Ayan, habang nakalive. Nasaan ka mall ngayon? Saan ka mall ngayon? Oh, saan mall niya? Robinson Ermita po, Manila. Ah, diyan ka ba? Diyan ka ba? Oo. Opo. Ayan. Alright. Man, lakas ng data mo ah. Pasok. Oo. Pasok. Ang ganda. Malina. Maraming salamat po. Thank you, Darwin. Okay, antay mo na lang, Darwin. Ingat po kayo. Thank you. Kayo rin, ingat kayo dyan. Alright, bye-bye. Okay. Hi, Jacqueline. Bye-bye. Okay. Bye. Ayan. O, diba? May pang Jollibee na. May pang date na. Ayan. Yes. Kulang pa nga yun eh. Oo nga. Magkano ba yung... Dalawa lang naman sila eh. Hindi. Kung... Yung may Chicken Joy na two-piece. Eh, dagdagan na lang. At saka cheeseburger. Ah, gano. Oh. Yung, magkano ba yun? Magkano na yun? Hindi ko na alam. Ay, hindi ko alam. Tagal na eh. Okay, birthday. Igigreet ko lang yung inaanak natin na si Sofia Flores. Birthday niya. Happy birthday, Sofia. The smartest girl na nakita ko. Ayan, batang-bata pero napaka-smart. Napaka-talinin. Napaka-talina. Ayan, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sophia. Ayan, baka yung happy birthday na ay makapiright pa tayo dyan. Ay, naku, alam mo naman si ano, Whitey. Oo nga, ayos lang. Laging ganyan. Ayan, pero... yun pong ating, ayan, unti-untiin na lang natin. Ating YouTube. Ayan. Yung ating channel. Ayan. Good news po ito. Nagkaroon na po tayo ng... Ilan ng views natin? Meron na po tayong monetary. Ayan. Ayan. Pero so, matagal-tagal. Wala tagal pa. Kailan pa tayo susweldo, hindi pa natin alam. Uh-oh. And as we promise po, yung kikitain po ng ating programa ay yan siyang pong gagamitin natin pantulong para sa mga nangangailangan. Mm-hmm. Yan po para sa inyo naman talaga itong programa na ito. Kung kaya lahat sinisikap din namin, kaya tulungan din ninyo kami na para tumaas pa lalo yung ating views at saka yung ating mga subscriber, dahil babalik din po para sa inyo to. So kailangan din natin ng tulong ninyo. Kaya tulungan din niyo po kami na para lalo po tayong gumanda ang ating programa. Kung mga suggestion po kayo na anything na para mapapaganda natin ang programa, email po ninyo kay Myrin, Sister Myrin Kuanang, ano? O kaya kay Karim. Wag sa akin kasi hindi ako nagbubukas ng email eh. Kung ano yung mga suggestion ninyo, maaaring makapagbibigay ng tulong ito paano mapaganda yung ating programa. For now, approved na po yung ating monetary at salamat sa Diyos. Ang kailangan na lang natin ay more hours, yes, ng viewing. Ano? So, damihan po ninyo yung panonood ninyo. Kung napanood ninyo, panood ninyo pa rin uli. So, nagbumultiply marami yan. Marami naman tayong videos. Eh. Yeah. Mm-hmm. The more na nanonood kayo na mas matagal, mas malaki yung ating monetary. So, pagpalaki ng palaki na ating monetary, so, lahat ng mga nangangailangan dito sa ating programa ay matutulungan po niyan. Ano? Yan. Kaya purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Mm-hmm. Yes, amen. Ayan. Oh, ayan. Siyempre, yung mga taong tumutulong sa atin, maraming salamat po sa inyo lahat. Yan. Lahat-lahat sila tumutulong sa atin. Ayan, continuous lang. Kaya, tulong-tulong. Oo, ganun lang. Sa ikakaganda, ikakaunlad ng iRadio para siyempre sa tayo, Panginoon. Nagpo-post tayo rito ng binibidyo natin ito, no? So nasa YouTube tayo, sa Facebook din po, ganun din po. Malapit na rin ata yung monetary din niya. So dalawa po 'yan magtutulungan.
And then napagsasamahin po natin yung kung ano man yung kanyang kikitain at siya naman ating gagamitin para sa inyo. But we also need your help. Kailangan namin ang tulong ninyo na keep on watching, supportahan po natin ang iRadio at saka yung ating iRadio sa Facebook. Nang sa ganun po ay tumaas po yung ating ratings, yung ating views, yung oras po na panonood. Mas importante po yun at saka yung subscription ninyo. Kaya ipakishare ninyo sa mga kakilala ninyo dyan. Kung may mga kapitbahay kayo na gusto rin matulungan, i-ano po ninyo, ikwento po ninyo sa kanila ang iRadio. Okay? Yeah. Mm-hmm. At syempre, hanggat kaya namin ay binibigyan namin ang aming best. Ayan, para maging masaya kayo. Ayan, para happy lahat. Good vibes lang. Walang nega. Bawalan nega dito. Puro positive. Sa pananampalataya, positive sa lahat ng bagay. Ayan. Wag lang sakit. Ayan. Para, siyempre, tiwala lang sa Panginoon. Yan ang importante dyan. Mm-hmm. Alright. Okie-dokie. Okay. Ano pa ba? Ano ba yan? Okay. Ayan. Namimiss ko na rin si ano, Pastor... Sino? Jeff. Oh. Minsan eh, ano natin, kumustahin natin. Oh, pwede nating i-ano siya sa next time. Oo. Ayan. Batiin ulit natin ang ano, 98.7 RFCN. Yes. Magandang. 98.7 FM, the sound of Isabela. Pakita mo nga yung kanilang ano, yung kanilang poster. Saan ba? Nagdala ko sa'yo. Ayan ano. Taas. Ayan. Pakita mo yan. Poster Man. Nila. Okay. Salamat kay Pastor Israel. Yan. Kahit na si Pastor Israel parating kuhan. Tawag doon. Parating putol-putol ang kanyang ang kanyang pickup. Ay, alam, maliit yung kanyang poster. Ah, maliit lang ba? Oo, parang ano lang siya, parang thumbnail. Ang liit eh. Okay, ito, subukan ko to. Subukan natin i-post yung kanyang poster. Ayan, sabi dito, 98.7 FM or FCN, Community Radio, good vibes dito, the sound of hope. Ayan. Ayan, ayan, nakita niyo sa screen po niya. Yan, RFCN, 98.7 FM. Ayan. Yung mga nasa Isabela po, ayan, pakinggan po natin yan. Ano may mga programa nila. Oo, sa Rojas pa lang yan. Kung ano lang yan, kung baga sa ano yung... At I think nakalink tayo na sa kanila, no? Oo, nakalink tayo. Kaya binabati natin yung mga taga Isabela dyan. Hello po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Ayan, naimbag. Napipintas tayo amin na po. Magay tamat, kunakmat, may. Ayan. Naknamat, yung pinakbat. Iway, naimas, yung pinakbat. Apo. Yung saluyot. May dining-ding. Alright, so, dito po ngayong araw na to, ay super init talaga. Oo, kaya nga, kanina pa mainit ang ulo ko sa'yo. Nanggigigil na naman ako sa suite eh. Nag-uumpisa pa lang ako. Parang kanina, nagpunta ako sa doctor. Okay. Nag-call ako ng Lyft. Ang Lyft, yung katunggali ng Uber. Ayoko na ng Uber. Ayun. Medyo ano Lyft, ang Uber. Di mo alam kung ano, Lyft? Ano? Di sa kabila, right. Ayun. Tumawag ako ng Lyft. Grabe, nagantay ako ng I think 25 minutes. Eh ang aking doctor's appointment is 1:50. Yan, 1:50 as in ganun sila magbigay. Grabe, dumating alas 2 na. Oh my gosh. Late na ako pagdating ko doon. Oh, your chart is already closed, but let me tell the doctor that you're here already. Oh, tinignan din ako ng doctor, kaya lang super late. At yun ay nagpainit ng ulo ko dahil sobrang init po ng kanina. Grabe. Tapos papasok ka sa loob ng ospital, ang lamig.
Buti na lang meron akong dalang, yung parang manipis na manipis na, yung i-ano ko lang, ipapatong ko lang doon sa blouse ko kasi naka-sleeveless ako. Imagine yon, tapos paglabas ko, mainit na naman. Grabe yung temperature ng katawan ko kanina. Pero thank God, wala naman nangyari sa akin. Kasi mm-hmm. ang inano ko doon sa doctor ko, sabi ko kasi, nung ako'y nagkaroon ng parang heat stroke, ang sabi niya, ano daw yon? It could be vertigo. Yun ay hilo ka. Uy. Oo, kaya chinek niya rin yung tenga ko. Tapos binigyan niya ako ng gamot. So, okay naman. Ayan. Okay, kain po tayo. Magandang tanghali. Sinangag at pritong isda habang umuulan. Ayan. Wow, umuulan pala doon. Malakas. Grabe ha. Ay, nako. Dito kasi sa Amerika, bihirang umulan. Oo nga. Dito sa California, sa Southern California. When you say America, lahat yan. Pero dito talaga. Oh, sa California. Southern. Yung kantang, yan, LA. Yung kantang... It never rained in Southern California. It never rained in California. Totoo yun. Ulan lang dito, mga minsan. Anong araw ba, anong month matag-ulan dito? January. Yeah, minsan January. Eh, winter yun. So, pagka umulan. Umulan, ang lamig naman. Sobrang lamig. Kasi nagsama yung yelo at yeah. saka yung tubig. Nagiging yelo yung ano. Nagiging, yung sa sobrang lamig. Yung snow. Na, ayun, madulas yun. Nagiging ano. Yellow. Yellow. Oh, pero hindi dito nag-snow na matigas. Sa amin. Pero pag sobrang lamig naman dito, yung mga, ang tawag doon, yung mga damo, nagi-yellow siya. Parang icy ang dating niya. Ayan. Oh, ano, nung, na, ano bang year yun? Yung mga orange po, yung mga puno. Mm? Yung mga puno ng orange. Okay. Nung panahon, anong year yun na sa sobrang lamig, mm-hmm. naging tumigas yung mga orange. Ah, masisira yun. Nag-frozen. Masisira yun. Oh. Pag ganun. Kaya pag nasa ilalim ka at nabaksakan ka ng sobrang bigat, buko lang abutin mo. Di ba yung mga, yeah. dyan sa kabila, oh, yung mga orange dyan sa kabila. Mm-hmm. Pagka, sa kapitbahay. Oh, pag bumaksak sa iyo, bukol ang abutin mo. Sarap to ha, isda at saka ano. Okay. Tsaka fried rice. Lilies? Yung liempo. Oh, sige. Siti, maglagay ka uli ng ano natin. Pinakda. Nakakantahin natin. Ano tayo nga ang dalawa kasi ako na lang lagi nagsising eh. Huwag na naman ako. Baka mag ano na sila sa akin baka eh. Baka dinadamay mo ko dyan. Ikaw ang may segment yan, hindi panindigan. Ganon? Wala na nga akong alam na kantahin eh. Oh, okay, batiin ko si... Hello, Che! Che Tutay! Hi, Che! How are you? It's nice to see you here again sa iRadio. Kumusta ka na, my dear? I hope you're much better now, ha? Okay. Ano ka lang lagi? Alam ko, love na love ka ni Lord. Ayan. Pagaling ka lagi kung ikay may sakit. Sana hindi ka na uli magkasakit. Okay? Alright. Sino pa babatiin natin dito? Iba yung nandito sa cellphone ko. Ano ba yan? Magkaiba. Sarap ang ulam nila. Oh. Sino? May mami na. May ulam niya. Okay, maglagay ka ng song na ano. Ah, ano? Baka ma-copyright kasi tayo. Hindi mo na yun. Ang hirap eh. Hindi, ingat tayo dun eh. Ingat. I-on mo. I-turn off mo na. Titrim mo lang siya. Tunay na Diyos. Ano ba yung kanta ngayon? Wala ko ganong alam na Tagalog songs eh. Ha? Oo. Wala kong ganong alam na Tagalog songs. Yung mga ano Tagalog songs na ano yan? Yeah. Hindi ko na. Ha? O sige na nga. Yung ano kay yung pambabae. If you... Baka yeah. mataas na naman yan. Wala lang. Kailangan lang tayong kumanta. Para pampag good vibes. Ayan, antabayanan nyo. Ang ating tagapagsalita mamaya ay si... Dyan, mamaya na. Ayan. Mali. Ay, mali yan. Yes, ay pag... Oh, may sakit pa rin yung apo daw ni Lorna, si Sophie Braille Francia. Yes. Sasama natin siya sa prayer natin, Lorna, ha?
malipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi Ayan, sobrang baba naman, Siti. Para sa'yo lang yan eh. Grabe. Ang aking boses na wala. Hello, Chonky. Ka-chonky natin. Ang sweet naman daw. Oh. Wow, grabe. Si Nor Baldovino. Yeah, dito lang yan. Sweet ko. Kaya mamaya pagkatapos. Ah, ganon? Bugbog sarado na naman ako sigurado. Eh, grabe yan, ha? Kita po. Eh, gusto mo, ingus-ngusangod kita. Oh, no. Alam mo, yung mama ko nung buhay pa, paborito niya sabi, Ilocano kasi, ingus-ngusangod kita. Oh, siya pala. Nandiyan ano, ano? Si Kaselso eh. Asan? Ayan na, ayan na. Oo nga pala. Yung naghula po sa edad ni Kaselso. Oh. Eto, sino yung... Magbibigay ba siya ng $50 ba o magkano? Hindi, tayo na. Again. Ay! Oo, nakakahiya naman kay Kaselso. Eh, paano to? Ilan tong nag-ano dito? Is, ano yun? Is, ang tamang sagot ay 80 years old. Ayan. Yeah, yung sino? Sumagot lang ng... Unang sagot yun ang kinuha ko. Aba, talaga naman. So, sino yan? Sino yung sumagot? Aba! Yung unang nakasagot ng 80. Eh, nandito. Eksakto, kararating niya lang eh. Sino yan? Si Nor Baldovino. Aba, talaga naman. Ah. Sinulat ko po dito. Yung iba kasi, nag-uulit-ulit sila. Hindi ko inaccept yun. Kano yung unang yung sinabi? Dalawa eh. Saka si Luz. Nanay Luz Conferido. Oh, eh sino unang sumagot? Isa lang. Ah, isa ang unang sumagot si Nor. Oh, yun lang. Nor Baldovino. Aba! Congrats. Talaga naman. Talaga naman. Talaga naman. $20. Ayun. $20. Oo. Grabe. Yahoo! Yan sabi. Ang tamang edad ni ano ni Kaselso. Pero ang kutis niya ano po yun, 23 years old, yan. Akala ko magbibigay siya ng pera. Ha? Andyan siya, Kaselso. Yeah, ano na, ayos lang yun. Yeah. Kailan daw ba ang birthday ni Kaselso? O, Kaselso, kailan daw birthday mo? O, Kaselso. Ha? Aba, may, mukhang may nag-a-apila. Yeah, dutin mo raw yung anong year. Ha? Andyan siya eh. Sabi ni Gian, ano daw yung birthday mo? Bakit, yeah. Bakit Gian? Kukwentahin mo ba? Hindi kasi iririgaluan niya si Kaselso. Oh, 23 years old. Andito nakasulat po. Ayan, nakasulat. Ayan, yung iba nga ano eh. 23 years old yung kutis niya. Oh, ayan, oh, pero yung edad niya 80 na siya. Ayan. Yan ang edad ni Kaselso eh. Makikikain daw siya. Makikikain. Akala ko kung ano yung gusto mong gawin. Bakit? Oh, why not? Aba, matindi mag-birthday si Kaselso. Ay, nako, sarado. Puro seafoods. Sarado ang bahay. Hello kay Gian. And of course, kay Rosalie Santos Alejo. Ayan. Hello, hello. Nagising na sila. Ang dami nangangailangan na salapi ngayon. Kasama tayo doon. Hindi, totoo lang talaga. Tulungan po natin para may pataasin pa natin yung ating views, yung oras ng panonood. Huwag niyong, tapos ba pag nanonood kayo ng iRadio, may lalabas na commercial. Yung commercial na yun, patapusin ninyo. Huwag niyong kiklik yung skip. Yeah. Huwag niyong i-skip yun. Hayaan lang ninyo yun. Na ba may commercial yun. Na ba tayo? Yes, kanina pinanonood ko eh. Ano yung commercial? Nakadalawang commercial eh. Anong commercial yun? Iba-iba eh. Merong pampamilya. Iba-iba siya. Ah, ganon? Oo. Oh. Iba-iba siya. So, okay. Nakakatuwa. Actually, nasa work ako kanina, nakabukas lang yung aking computer. Pinanonood ko yung ano yung ating YouTube. Aha. Ba may lumabas na ano na commercial. Oh, yun yung umpisang-umpisa pa lang.
may pumasok agad na commercial yon. Mm-hmm. So then mga after 10 minutes may pumasok na uli na commercial. So dalawa yung commercial na yon. Hindi ko na inabutan yung siguro bandang gitna o bandang huli kasi yung program natin ay 2 hours mahigit. Oo. So maayos na yan. Mas marami pa siguro ng ano. Kailan matapos, mas maganda kung matatapos niyo yung isang ano the entire show, mas maganda po yung points niyan, mas mataas. Ayan. Kaya maraming salamat po to yes. God be the glory. Pero maraming salamat sa tulong niyo. Yan. Tulungan po natin ang iRadio dahil kayo po, sa inyo din ang balik nito. Yes, kaya continuous po ang panunod natin ng mga video kahit wala tayong pa-contest. Yes. Continuous po. Maraming, lalo na mga bago pa lang dito. Panoorin yung mga old videos natin. Marami pong mga nakakatuwa doon. Talagang open noon yung mga, yung may mga kumakanta. Marami tayong mga song. Ay, ano na pala, no? Yung na-mute na yun na yung mga song. Wala, tinanggal na yun. Yun nga lang. Pero marami yan. Hindi kasi marami. May iwasan yun eh. Yung normal sa mga vlogger na... Uh-huh. Kasi ang nagja-judge ng YouTube ay hindi tao, kundi AI. Yung artificial intelligence, robotic. Nade-detect niyan yung lahat ng klase ng sound na nakalista doon sa kanya. Pati yung... ano yung pati yung mga tunes, konting ano lang eh, akala mo copyrighted na pero hindi naman. Meron tayo rito kumanta ng Tagalog eh, ang dinetect niya Spanish eh. So, I mean, it's unfair pero wala tayong magagawa, yan ang sistema ng robotic nila. So, hihintayin natin na maraming mga YouTube vlogger, mga YouTubers na magrereklamo dito sa YouTube mismo. Isa na tayo rito dahil unfair po yung judgment nila ng ano nung itong ginagawa nila sa copyright kasi lagpas OA na eh, over pa. Yeah. So marami pa magrereklamo diyan. Pantayan natin, tiis-tiis lang tayo for now as we request tulungan po natin ang iRadio yes, na magtulungan po tayong lahat at syempre yeah. Salamat po sa mga tulong nyo. Ayan. Hindi ko na, ilan na ba subscribers natin? Nasa 2.... something. Oh, yeah. Almost 2.5 na rin. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Lumagpas na tayo sa 1,000. But don't forget, meron pa rin tayong yung pa-subs challenge hanggang August 15 yon. Ayan. Tama sa araw. Ay, August 15 is Sunday. Mm-hmm. So maybe hanggang... sabi natin na August 13. Ayan, that's gonna be Friday. Ayan. Ayun, basta, siguro, don't skip the ads. Ayan, sandali lang naman yun, mga ilang seconds lang. Pag tumaas na yung ating rating, at saka... Yeah, may awan ano, Diyos, magiging okay mamimigay tayo. Mamimigay tayo ng isang sakong bigas. Ayan. Yun. Siguro mga ganyan na lang. Ano lang muna natin yun. Magkano ba isang sakong bigas? Yung ilang pounds ba yun? Ilang kilo ba yun? Kasi pounds dito eh. Hindi ko alam. Siguro nasa 1,000 ba? Hindi ko alam. Ay, no idea. Yeah. Pagka ano muna tayo? Ganito lang muna tayo. Darating tayo, mas marami pang ibibigay si kasi Lord. Yung ano natin, ibibigay natin sa kanila yung syempre na. Something na mapapakinabangan nila. Yung bawa, bigas. Mga ano daw, mga hanggang yung 25 kilos is hanggang almost 1,000. So almost 1,000 din pala. Mm-hmm. So that's not bad. Ayan. Tinatanong ni Tina kung August 16 daw ba ang birthday ko. Ay, nakalimutan na ni Tina. Yeah. Hindi. Ako, alam na alam ko yan. Oh, sabi ni Caselso, bukas sagot ko 20 cents. Caselso ha. Hanggang dun ka lang. Hindi ka na makakapagparada dun sa... diyan sa harapan. Doon ka paparada. Doon. Sa kabilang kanto. Ayan. Naloko na si Konga. 20 cents ha. Pang-selso, yung $20 sa linggo ha. Kita-kita tayo. Ay, sa Sabado pala, nandiyan kami. Ayan. Kita-kita tayo Sabado. Mag-impake kami ng mga damit. Sabi ni Kaselso, tama-tama, wala ako sa Sabado. Punta ka doon, Caselso. Mag-impake kami ng mga damit yung ipapadala sa Pilipinas. Ayan. Doon sa isang ministry. Ayan. 1,250 pala in 25
kilos. Doon kilogram to. I think depende sa klase ng bigas. Siyempre kung doon yung magagandang bigas, iba 'yon. Ordinary lang. Tama lang ba? Pwede kang mabusog. Baka bibili ka ng bigas na mamahalin eh. Oh, asa akala daw ni Eka ay 23 years old lang si Caselso. Charot. Yan yung number ng bahay nila. Caselso, 23 lang daw ang edad mo. Yung kutis mo kasi. Hindi po, ang kutis ni Caselso may lisensya po yan. Oh. May license po yan dito sa US. Siya lang po may kanyang katangian na kutis 23 anyos. Ayan. At hindi po yan operado. Talagang natural po yan. Gumagamit po siya ng yung pampakinis ng kanyang kutis. Ano yun? Perla? Yun. Yung ginagamit niya. Hindi ba Ajax? Hindi. Tapang yun eh. Perla lang. Mas maganda nga yung pag-scrub, tanggal lahat yung mga dumi-dumi na mukha. Ayan. Oh. Asya? Alam mo, maganda rin pag-scrub na mukha. Sugar. Di, nasugat yun. Yung pino lang, yung pino. Tapos, lagyan mo na aloe vera, yung aloe vera na halaman, i-ganun mo, tapos, scrub mo yan. Para matatanggal yung mga blackheads dyan. Naku, si Caselso, umaapil na raw. Naloko na raw, sabi niya. Hindi mo na siya papupuntahin dito. may limang kanta pa namang bagong labas si Caselso. Doon ka sa kabilang kanto. Tamang tao, pagdating mo dito, Caselso, tapos ng programa. Hindi, kahapon kasi pinadala sa akin ni Caselso yung limang bago niyang kanta. Aba? Bagong ano niya yun? Oo. Compose niya? Hindi mo compose, kundi yung maganda, remaster niya ito. Aba, remaster. Yung sabihin niya, yung pagkaka-record niya ni digital uli. Aba, kaya, ibang klase yan. Antabayanan niyo ang pagbabalik. Ayan. Nang hari ng kondiman. Celso de Jesus. Siyempre. Ayan. Okay. Tawagan na natin si Yung mamaya, antabayanan nyo, after ng Salita ng Buhay, meron pong magduduet. Ayan. Yan. Huwag kayong aalis. Ano po sila, dati po silang kumakanta sa Biba Records. Yung itong mamayang aawit, susupresahin po natin nila tayo. Uh-huh. At kakanta daw sila ng something na masaya, maganda yun. Ayan. Okay. Maharanain nila tayo. Eto na po, tatawagan na natin si Pastora Catherine Joy Bumagat, ang ating guest speaker sa Salita ng Buhay. Ayan. Alakas ng Ayan na siya. Ayan aba, na siya. Ang ganda naman. Hello, madam. Aba, ang ganda aba. Yun. Teka, ililipat ko lang sandali si madam, ha? Ay, ba't tumutunog pa? Pakipatay po yung inyong yung isang... Yung Facebook? Yung Facebook. Pakipatay yung Facebook. Paki-off po yung Facebook? Yung Facebook, pakipatay. Facebook? Pakipatay po yung inyong Facebook. Si Pastor. Ayan. Hello kay Sarah Haber Garcia Ragrag. Ayan, okay na. Okay na. Ayan. Hello, Pastor Catherine. Kamusta po kayo? Welcome po sa iRadio. Pastora, how are you? Pastora, marunong kayo mag-Ilocano? Basit po. Basit lang. Saan po ang probinsya nila? Sa Nueva Ecija po. Ay, Tagalog. Tagalog. Kababayan niyo pala si Willie Revillam eh. Ay, hindi. Kabanatuan pala siya. Oh, sorry. Yun. Ayan, nako. Nanay ko. Ayan. Oh. Kumusta kayo? Ayan. Ibang-ibang picture niya rito sa kaysa sa dati pagka mas clear siya rito, mas blooming pa rin. Siyempre. Oo. Joke ba naman?
may mga pick-up line si Pastor Israel eh, hindi naman tinutuloy. kasi po ang patakaran dito, Sister Catherine, bago kayo mag-umbisa, kailangan magbibigay kayo ng tatlong pick-up lines. Pick-up lines. Yan. Patay. Yari, yari. Kayari sila, hindi nila alam. Kanina, yung tinipe ko po kanina, yun na lang po ulit. Ano ba yun? Ano ba yun? Ba, kay Pastor Israel yata yun, kulang-kulang. Ay, kulangot yun eh. Yung pinaplay ko, yung marunong ka bang sumalo? Ay? Bakit? Ay, oo, hindi. Ano ba yan? Kasi na-fall na ako sa'yo. Yeah! Di ko kayang tanggapin. Ayos din na, komedyante rin. Ayos, ayos. Nakaisa na, dalawa na lang. Pustiso ka ba? Pustiso ka. Ah, hindi. Bakit? Bakit? Kasi I can't smile without you. Yeah! Oh, mahirap kasi bungal eh. Isa na lang. Pinahirapan mo si Pastor. Naghahanap. May lisensya ka ba? Ay! May lisensya? Lisensya saan? Basta may lisensya. Wala. Bakit? Isa ka ba? Bakit? Kasi pwede bang ikaw na lang maging driver ng buhay ko? Yeah! Boom! Panis! Ayos! May palakpakan natin, no? Ayos! Thank you, Pastor! Thank you for a good sport! Actually, pinarirelax ka lang namin kasi nanlalamig ang mga kamay mo. Yellow ka ba? Bakit? Yellow ka ba? Bakit? Kasi kanina pa nanlalamig yung kamay mo eh. Hindi, mainit na eh. Ninenervyos eh. Ninenervyos. Tama ako. First time mo ba ano? Dito sa ano, iRadio. First time mo ba ma-broadcast sa TV? Opo, hindi po ako masyadong ano, mahilig sa camera. Ganun? Oh, eh, ganda-ganda mo camera shy pala siya. Pero ngayon, masasanay ka na. Ayan. At saka huwag mo tignan si Pastor dyan. Paano yung tignan mo, hindi mawawala yan. Laging nandiyan dyan lang yan sa'yo. Kasi ako eh. Sinesenyas ang kasi. Okay. Sige, Pastora, mag-umpisa na Pastora. Tayo. Pastora. Okay po, magandang gabi po sa mga taga-LA na nakikinig ngayon at nanonood sa lahat po ng viewers. Magandang gabi po sa inyo. Dito naman po sa Pilipinas, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. At salamat po sa inyong pagsubaybay sa iRadio. Maraming salamat din po sa iRadio sa pagkakataon na binigay sa akin at sa oportunidad na ito para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. So, kahapon po, nag-chat sa akin si Sister Myrene, si Pastora Myrene, para ako ay imbitahan. At sabi ko naman, isa pong pagpapala sa akin ang maging bahagi ng ministry ng iRadio, lalo na nga po kung ito ay para sa salita ng ating Panginoon. Kaya po ngayong umaga, ako po ang inyong mga kasama at magkakaroon po tayo ng aralin na magmumula sa salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng aklat ng Juan. Yan. So, kung kayo po ay mayroong mga Bibles na katabi dyan, siguraduhin po ninyo na yan po ay inyong mga katabi at kasama na para mas lalo po natin magamit yung ating pong mga Bible. Sabi nga nila, no, bakit natin hinahanap yung boses ng Panginoon o hinahanap kung saan-saan ang pinapakinggan, kundi bakit hindi natin buksan yung ating mga Bible sapagkat dito nang gagaling na kausapin tayo ng ating Panginoon. So ngayon pong umaga, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga encouragement na binabahagi rin po namin sa aming pong bahay-sambahan.
Yan, total mahilig po tayo sa pick-up line at kanina, yan, nag-pick-up line tayong lahat. At nakikita natin, nag-enjoy ako dun sa lahat po ng pick-up line ng iRadio. At dito po sa pick-up line na mga napakinggan ko, naalala ko yung isang pick-up line na nabasa ko dito po sa mensahe na ito. Yan. So kung pick-up line pong pag-uusapan natin, yung mga salitang akin ka na lang ay isa sa mga napapakinggan natin sa pick-up line. Yan. Pagdating naman po sa online, sa mga nakikita natin sa Facebook at kung ano-ano pa, isa po sa mga trending ngayon ay yung online selling. Sino po sa inyo yung mahilig mag-mine ng mga paninda sa Facebook at sa online? Ako po kasi mahilig ako dyan, yung mga ukay, tapos may mga nagla-live selling at nagsasabing pamine, pamine, mine nyo na po ito, color black, color yellow, pamine. Yan. So, naririnig po natin yan, kadalasan sa online selling. Uso po ngayon yung pagbibenta ng halaman, pati halaman na nananahimik, ibinibenta, pati sapatos na napaglumaan, lahat po ay ibinibenta na online. Pinapamine yan. Sabi nga po nila, kung hindi po yan, yan dyan po ang stock points, pinapamine po lahat yan. Minsan nga po, pati yung nagtitinda, minamine na yan. Sabi, mine seller, mine yung nagtitinda, akin na lang. Ganyan po, ano? Nasanay tayo sa mga mine, mine, akin na lang yung yan, binibenta na yan. Basta maganda, kasya sa atin yan, binabangkit natin yung salitang mine. Yan. Lagi natin narinig yung salitang mine. Kapag may tao naman tayong gusto o nag-iinlove tayo, mahal na natin yung taong yun, inaaring natin na sa atin yun. Kaya lagi natin nababanggit yung salitang mine o yung salitang akin ka na lang o akin na lang. Sabi po sa nabasa ko nung ako po ay nagsisearch tungkol sa mensaheng ito, sabi niya, akin ka na lang is the most selfish line na maririnig natin. Kung pag naman sinabi mo akin, o akin na lang, ito daw po yung pinakamadamot na salitang maririnig natin. Ngunit, sabi po doon, this is also the sweetest thing that everyone loves to hear. Di mo ba? Para bang ang sarap pakinggan na may nagsasabing, uy, akin to ha, huwag mong gagalawin to. Para bang napaka-special para sa isang tao na marinig na merong nagmamay-ari sa kanya. O sa mga nakaka-relate po dyan ha, totoo po, ano, na para bang ang sarap pakinggan na may nagsabi sa'yo, uy, huwag mo itong gagalawin, akin to. Huwag mo itong sasaktan sapagkat akin to. Di po ba? That is the most selfish line that we can hear, but this is also the most sweetest thing that everyone loves to hear. Yan. Gusto natin mapakinggan yan. Minsan, ang mind po kasi ay parang napakadamot na pakinggan, pero napakasarap po sa tenga na may nagsasabi sa'yo na sa akin ka. Yan. Pero para po sa iba, ang salitang mind kadalasan po ay pinapangarap lang. Yan. Lalo na po dun sa mga umiibig, ngunit hindi naman iniibig pabalik. Yan. Para bang sila lang yung nagmamahal. Iniintay po nila at pinapangarap yung salitang sabihin sa'yo na, uy, oo, mahal din kita at sa akin ka na rin. Hindi po ba? Yung salita pong yan ay inaantay ng bawat isa at pinapangarap ng bawat isa. So ngayon po umaga, dito po sa ating pag-aaralan, ito po ay pinamagatan po owning your faith. Yan, owning our faith. So kung ang pagmamind po ay uso sa online selling, bakit po hindi natin i-apply din ang pagmamind at pag-own o akin ka na lang sa pamamagitan po ng ating pananampalataya din. Kadalasan po kasi sa material na bagay, nagugustuhan natin ang kinin at kunin o kaya pag ito ay isang tao, gusto natin kunin at ang kinin din ito. Ngunit, paano naman po yung ating pananampalataya? So habang tayo po ay nag-aaral ngayon, you can take down po yung important details nitong mga ito sapagkat kadalasan tayo pong mga Kristiyano at anak ng Diyos na lumalaki na po sa isang Kristiyanong pamilya, nakakalimutan natin to own and embrace our own faith. Akala po kasi natin kadalasan yung faith ng mga magulang ko, yung faith ng aking kaibigan, yung faith ng kinalakihan kong pamilya, eh, yun na rin ang aking faith. Yan. Akala natin,
kung dati na silang Christian at dati na silang nakakakilala sa Diyos, akala natin we can also adapt yung meron silang pananampalataya. Sometimes we forget to own and to have our own faith, yung sarili pala natin. Ano po? So ngayon po umaga, ipapaalala sa atin ng ating mananakasulatan at ng Panginoon that according to what I've read, 500 times in different versions na paulit-ulit pong ipinaalala ng Panginoon ang salitang pananampalataya or faith. Sa iba't ibang versions po ng Bible, nandyan po yung embrace your faith, be possessive about your faith, own your faith. Pero kadalasan nakakalimutan po ito ng marami sa atin. In Hebrews chapter 11 verse 6, ito po ang kanyang sinasabi. Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So mula po doon, hindi kinalulugdan ng Panginoon yung walang pananampalataya at pananalig sa Kanya. Sa Hebreo 11:1, ganun din po ang kanyang paalala. Sabi po dito, tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hebreo 11 verse 1. Ganito po kasi ang nangyayari sa maraming pamilya at sa maraming Kristiyano ngayon. Pastor, pastora, ate, kuya, lumaki na po kasi ako sa isang Kristiyano pamilya. Ang nanay ko po, pastor, ang tatay ko po, pastor. Dati na po kami dito, dati na po kami nakakakilala. Ipinanganak pa lamang po ako, nagsisimba na kami. Titus pa lang ako, pastora, pastor, nagsisimba na po ang mga magulang ko. But the question is, whose faith is it? Yun ba ay talagang sarili sa iyo? The question is, kanino po ba talagang pananampalataya yun? Yun po ba ay sa iyo o sa iyong pamilya? Yan. Bigyan po natin ng pagkakaiba yung dalawa na yun. Dito po kasi nagkakaroon ng pagkakagulo, ano po, kadalasan dito po sa amin may mga magkakaibigan. Yan. Pangalawang senaryo, ano po, may mga magkakaibigan na magsisimba, nagkakaayaan yan, barkada, o kaya po mga kabataan, mga adult na nagkakayaan ng mga kaibigan. Nandiyan na magsisimba sila, pupunta sila, makakakilala sila sa Panginoon. Nagkakaroon sila ng connection sa church. Pero ano po ang pananampalatayang ito? Ito na naman po yung tanong. The question is, whose faith is it? Ito po ba ay sa kanila o sa kanila pong mga kaibigan? Ito ba ay sa iyo o sa kanila? Hiniram mo lang sa kanila. So dito po sa pag-aaralan natin, titignan po natin kung paano natin magiging sarili o yung ma-own natin yung ating mga pananampalataya. Or let us have the word mind in our faith. Apply po natin yung mind sa ating pananampalataya. Minsan po, andyan yung mga salita na, pastor, dito kasi gusto ni mama eh. Sabi po ni mama, inutusan niya po ako dito, kaya dito na lang po ako. O kaya naman, eh, dito po gusto ni Lola, dito po niya ako pinapapunta, kaya po, dito na lang po ako. But the question is that really your faith? Sa iyo ba talaga yan? O sila lang ang may gusto? Is that really your own faith? O ito ay hinihiram mo lang sapagkat di po kanila gustong pumunta? Yan. So dito po sa ating pag-aaralan from John chapter 4 verse 42 at sa mga talata po. Ang John chapter 4 po, ito po ay tungkol sa kwento ni Jesus at ng babaeng Samaritana. Kung saan si Jesus po ay naupo sa isang balon sa John chapter 4 verse 42, umupo po si ang Panginoong Jesus sa balon. At saka meron pong dumating na isang Samaritana. At nung si Jesus po ay kinausap itong Samaritanang ito, ang sabi po ni Jesus, nauuhaw ako at bigyan mo ako ng tubig na maiinom. At ito pong babaeng Samaritanang ito ay sumagot at sinabi niya, bakit po kayo sa akin humihingi ng inumin? Sapagkat nung panahon po na iyon, hindi po nagkakaroon ng magandang pakikitungo ang mga Hudyo at ang mga Samaritano o ang mga Samaritana. At saka nagtaka po ang babaeng ito at sinabi niya, Ginoo, bakit kayo sa akin humihingi ng inumin? Dito po sa mga sumusunod na talata, to cut the story short, dito po sa
condition ni Jesus at ng Samaritanan ito. So verse 12 ay sinabi po ng babae, John chapter 4 verse 12. Ang babaeng Samaritana kong ito ay nagsabi at nagtanong kay Jesus. Sabi niya, higit pa po ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob, sabi niya. At yung mga sumusunod pong talata dito ay nangyari na ang sabi niya, nung nakilala niya ang Panginoon, ang sabi ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay. Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Kung iinumin mo ang tubig na ito ay kailanman hindi ka na mauuhaw. Sa verse po na mga sumusunod, sa verse chapter 4 verse 28, iniwan po ng babae ang kanyang banga. At saka bumalik siya sa kanyang bayan at sinabi sa mga taga doon, halina kayo, sabi niya doon sa kanyang mga kasamang Samaritano, halina kayo, lumabas kayo. At tignan ninyo itong si Jesus na kumausap sa akin at nagsabi ng lahat ng mga kasalanan ko. So sabi po ng mga kababayan niya sa verse 41, marami pang sumampalataya nang mapakinggan ang testimony o yung kwento ng babae dito. At sa verse 42, sinabi nila sa babae, nung napakinggan nila si Jesus ng personal, nananampalataya kami ngayon na hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Sa Panginoong Hesukristo, nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So dito po sa pag-aaralan natin ngayon, sa English version, it is no longer because of you. Sabi po ng mga Samaritano na tinawag ng babae, it is no longer because of you, kaya kami naniniwala sa Panginoon. It is because nalaman namin na siya ang aming tagapagligtas. So makikita po natin doon na hindi nila hiniram yung pananampalataya ng babaeng Samaritana kung hindi personal po nilang napakinggan ng Panginoon. Kaya simula noon nagkaroon sila ng sarili nilang pananampalataya. So that is why when we own our faith, mas naaalagaan natin. Katulad po ng mga Samaritanong naniwala sa Panginoon. Hindi po ba? Kung kayo po ang tatanungin, kasi si Pastor Jameson po, sorry, gagamitin ko na po siyang illustration. Yung kanyang sasakyan po, punas dito, punas dyan, yan, washing dito, washing dyan ang kanyang sasakyan. Hindi po ba? Sana all yung pinupunasan, sabi ko nga minsan sa kanya. Hindi mo, biro lang, pero sabi ko sa kanya, bakit ba labis kong inaalagaan itong mga gamit mo, yung kanyang gitara, yung drums niya, sige, punas dito, punas dyan. Sabi niya, kasi sa akin ito eh. Sabi po niya, sino pa ba at ano pa ba ang aalagaan ko kung hindi yung sa akin? Kaya doon po nakita nga, oo nga naman, kasi kung sa'yo yung isang bagay, double the effort of caring, hindi po ba? Mas doble yung effort mo ng pag-aalaga kapag sa'yo, di ba? Kaya kapag sa atin ang isang tao, nandyan yung pag-aalaga natin, nandyan yung pag-protekta natin, di ba? Nung tayo ay mga bata, sumbong tayo ng sumbong sa mga nanay, tatay natin, hindi po ba? Sinasabi, nanay, sabi niya, bakit daw ako, nanay, sabi niya, mataba daw ako. Di ba? At yung mga magulang naman natin, nandyan sila, pinagtatanggol tayo, ba't mo sinabing ganito yung anak ko? Sapagkat anak nila tayo. We are their own. Di po ba? Ganun din po sa pananampalataya natin. Mas naaalagaan natin, mas ine-embrace natin yan at pinoprotektahan if that is our own faith. Di po ba? But the question is, paano natin gagawin na sarili natin yung ating pananampalataya? Kadalasan po kasi when we own something, we give importance to this something, this object, So number one po, para mas maging sarili natin ang ating pananampalataya, we make it personal. We make it intentional and we make it personalized. Yan, sino po umaatan sa mga mahilig po sa piyestahan? Yan, nung po kami ay mga bata, yan, mahilig po kami pumunta sa piyesta at doon po sa piyesta may mga necklace at bracelet po doon na nagtitinda at
pinapalagyan po ng mga pangalan. Yan, uso po yan noon, yung mga nakasabit na necklace at nakalagay po yung initial mo, yung pangalan mo. Hindi po ba hanggang ngayon, meron pa po yata yan, ano? Personalized, kumbaga. Hindi po ba? Personalized. Ibig sabihin sa akin, may tatak na pangalan mo. Hindi po ba? Minsan nga po yung sombrero, panyo, minsan pati po underwear, nilalagyan na ng pangalan eh. Hindi po ba? O kaya t-shirt, para alam mo, sa'yo yun, hindi kayo magkapalit. Hindi po ba? O, nilalagyan po natin ng embroidery. Naalala ko po yung lola ko sa probinsya, ano po, yung mga plato niya na mamahalin, yan. Naku, hindi po inilalabas yan kapag ka walang bisita. At yung mga plato po na yun, mayroon po yung pangalan. Yan. May initial po niya, pati kutsara. Naalala ko po ang ginagamit niya doon, yung cutics. Pati yung mga pang nail polish, yun po yung ginagamit na panglagay ng initial. Parang hindi po siya mawala. Yun po mismo ang nais ng Panginoon. If we own our faith, we make it personal. Man, yung sa atin po talaga, hindi po natin hiniram sa kapitbahay, hindi natin kinuha sa pamilya, sa nanay ko. It's mine. It is you and Jesus. And you have this personal relationship with Jesus. Ikaw at ako, Panginoong Jesus. Man, yun po ang una sa lahat. You make it personal and you make sure that you have this a personal na relasyon sa Panginoon. Paano po? Remember that your faith to Jesus is very personal. You talk to Jesus personally. Huwag mo nang padaanin sa iba. Kaya nga po sinasabi namin, ano, huwag mo nang padaanin kay Mama Mary yung panalangin mo. Di po ba? Huwag mo nang padaanin sa kahit na sinong santo pa yan o kanino pa man yung panalangin mo. You talk to Jesus personally. You read your own Bible and you read the words of Jesus personally. Yan, hindi ka lang dapat nakikinig sa kung anong sinabi ng iba sa'yo. Katulad po nung dito sa kwento natin, ano po, sa verse 42, sabi niya, hindi na kami nananampalataya ngayon dahil sa sinabi mo. Yan, nananampalataya na kami ngayon sapagkat narinig namin ito mismo sa kanya. Di po ba? Yun po ay naging personal na, hindi na po dahil sa narinig natin sa ibang tao. Although, doon po tayo nagsisimula. Ang simula po natin is the testimony from other person. Pero as the time goes by, hindi po tayo pwedeng mag-rely lamang sa sinabi ng iba. Let us know Jesus personally. Sabi kasi ni Pastor, mabait si Jesus eh. Hindi po ba pwedeng tayo mismo ang maka-experience ng kabaitan at kabutihan ng Diyos? Di po ba? Sabi kasi nung kapitbahay namin, mabait kasi si Jesus, mapagdilay siya. Hindi po ba pwedeng galing sa atin personally na makilala natin na ang Diyos nga ay mabuti? Di po ba? Personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Our personal prayer to Jesus, this is not just about our family, this is not just about the family's relationship to Jesus, but ikaw mismo, yung personal na relasyon mo. Pangalawa po, we share our faith. To make it personal, you share your faith. Dito po sa binabasa po natin na kwento. Dito po sa verse 29, John chapter 4 verse 29, sabi po ng babae, halika kayo, sabi niya, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Sabi niya, siya na kaya ang Kristo? Sabi niya. So ibig pong sabihin, itong babaeng ito bumalik ng dali-dali sa kanyang lugar at saka niya ito ibinahagi, tinawag niya ang lahat. That means she shared her faith sa kanyang mga kasama. Kasi po, ano, this is the logic, hindi po natin pwedeng i-share yung hindi sa atin, ano po. Kanino tong pagkain na to? Parang gano'n po, ano? Sa kapitbahay yan. Pwede ba akong kumuha? O sige, kumuha ka na, hindi naman yan sa akin. Di po ba? Hindi po po pwede na tayo po ang nagde-desisyon na maghati o magbigay ng hindi sa atin. We can just share kung ano po yung sa atin. If we own it, like the Samaritan woman, she shouted about her faith. She shouted what she had heard sa ating Panginoon. She shared her faith. Sabi niya, her own faith sa kanyang mga kasama. Kasi hindi po natin pwedeng hatiin at ibigay sa iba yung hindi sa atin. Kasi if we have it and that is our own, we all have the authority to share and to manipulate kung ano po yun kapag ito po ay sa atin. Sa John chapter 4 verse 39 po, sabi dito, maraming Samaritano sa bayang yon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoo ng babaeng ito.
So doon po natin makikita no, sa verse 39 na dahil sa kanyang patotoo at dahil sa pagbabahagi niya ng kanyang pananampalataya, marami po ang nakakilala sa ating Panginoon. So to own your faith, ibig sabihin sa'yo yun at kilala-kilala mo na ang Diyos ng personal, you share it. Yan. Ibahagi mo din ito sa iba. Kagaya po ng iRadio, di ba? Ginagamit natin yung ating resources, yung the best natin we give para maibahagi sa iba yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sapagkat ito po ay effort, ano? Hindi naman ito basta gusto lang natin gawin. We want to share what we have, our own faith, ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Pangatlo po, sa mga wala pa pong connection sa ating mga churches, connect yourself or yung sarili mo sa isang church na makakatulong sa'yo na mag-grow sa Panginoon at sa pagkilala sa ating Panginoon. Have your own church. Attend church services. Private nyo po ba yung mga nakikinig sa atin? Meron po ba kayong mga pinaglilingkuran na mga churches? Isa po yan sa magpapakita that you own your faith. Ano po? Mayroon ka lamang iisa. Sino po ba ang may gusto ng kahate? Ako po, ayoko ng kahate. Ah? Gusto ko po, ako lang talaga mag-isa, hindi po ba? Gusto ko, ako lang din talaga. Ayaw mo lang may kahati. So, ganun din po ang ating pananampalataya. Choose your church na inyong paglilingkuran. Have your relationship inside the church. And sabihin mo sa kanila, be bold about the church that you attend. At gamitin mo yon to share your faith sa iba din na mga kasama mo. I also will proclaim my faith sa pamamagitan ng church na ito. So sa pagkilala po natin sa ating Panginoon, unahin po natin yung ating personal na relasyon sa Kanya. Pangalawa po, katulad ng Samaritan ng babaeng ito, ibinahagi niya po yung kanyang sariling pananampalataya sa iba. At pangatlo po, nagkaroon sila ng group o nagkaroon ng connection or connected to a certain church. So if we will contextualize, dito po sa ating ngayon, ano, marami na pong churches that cater our spiritual needs na makakatulong sa ating pong paglagong spiritual. So, to end this message po, no, very short na mensahe natin, meron po pong illustration o isang kwento na hindi po alam kung nakakatawa ba o ano. Meron po isang nanay, ano po, at saka yung kanyang mga anak. Yan. So, isang araw po, ito pong nanay na ito ay pumunta sa palengke. Pero bago po siya pumunta sa palengke, binili niya po yung kanyang mga anak. Na mga anak, baka tanghali na ako umuwi, mag-sain na kayo, magluto na kayo ng kanin para pagdating ko, ay okay na, nakasain ako ng bahala sa ulam natin. So, ito pong kanyang limang anak ay sumagot ng tumangu lamang po. Hindi po sila sumagot ng oo o hindi. At nangyari nga po, umalis na po itong nanay at nagpunta na po ng palengke. Di si nanay tawad dito, tawad doon, yan sa palengke. Kaya natagalan siya, ikot ng ikot. Pagdating po niya sa bahay nila, na po, nakita niya yung kanyang mga anak, eh hindi pa pala nakakapagluto ng kanin na kanyang ibinili. At tinanong niya yung kanyang mga anak, sabi niya, ano ba naman kayo? Ano ba hindi pa kayo nakapagsain? Bakit hindi pa kayo nakapagsain? Alam niyo po, ang sabi ng kanyang mga anak, hinihintay ka namin, nanay. At ang tanong at ang sabi ng nanay na ito, bakit? Dala ko ba ang kaldero kaya hindi kayo makapagsain? Wala bang kaldero dito sa bahay na ito? Kaya doon po natin makikita ano po, na paano tayo makakapagpatuloy kung laging nakabase sa ibang hiniram na pananampalataya ang ating pong mga sariling pagkilala sa Panginoon. Katulad po ng mga anak, inantay nila yung kanilang nanay, ano, para bago sila makapagsain, which is not. Dito po sa ating pananampalataya, we move on. Kahit na po yung mga kasama natin ay huminto na, kahit yung mga iba na hindi na natin nakakasama ay wala na, huwag natin ibase yung ating po pananampalataya at pagkilala sa kanila po, kundi magkaroon tayo ng personal na relasyon at nagpapatuloy sa Panginoon kahit na ano na po ang mangyari. Sa bawat churches po na ina-attendan natin, kahit po nagkakaroon ng busot, normal po yan, ano, hindi po kasi tayo nagkakaroon ng pagkakasunduan kadalasan. Pero hindi po yung dahilan para ihinto natin yung ating pananampalataya at paglilingkod. Kundi dahilan po yun na mas lalo natin gawing personal ang ating pong pagkakilala sa ating Panginoon. So yun lamang po at God bless po sa inyong lahat. Wow, personal na relasyon. Totoo yan. Eh, kinakailangan niya akin talaga. Yung sarili akin mong
sarili mong relasyon, sarili mong diskarte. Yeah. Kasi tayo, kasi yung individual, kanya-kanya tayong salvation eh. Na yung kanya-kanya tayong paano ba ito? Yung kaligtasan, gagawa tayo ng sarili nating kaligtasan. So, kinakailang pag-iigihin natin yung ating faith, yung ating personal na relasyon sa Panginoon. Merong iba dito, Pastora, ay kilala nila ang Diyos. Kilala nila ang Diyos, si Jesus Christ, kilala nila. Pero may personal na relasyon ba? Okay, palagay mo meron. Pero gaano nila kakilala ang Panginoon? That's another question. Why? Bakit ko nasabi ito? May problema. Dumating ang problema. Pagsubok. Eh biglang nagbago yung kanyang personal na relasyon sa Panginoon. Ayun na sinasabi ko. Nakatikim lang ng nakaranas lang ng isang problemang kapiranggot pa lang yun. Ha? Kapiranggot pa lang yun. Ano na nangyari? Umuurong na, pumapahag na ang buntot. Eh lalo pa siguro kung mas lalo pang mas malaking pang darating na problema. As we always mention here dito sa ating programa, at kami rin, lalo ako na ibahagi ko na rin ang aking personal na experience sa buhay tungkol sa aking personal na relasyon sa Panginoon. Dumating sa buhay ko na maraming pagsubok sa buhay ko. Una, sa health. Sinubukan ako ng Panginoon sa health. Yan ang pinaka-critical sa tao, especially kapag life-threatening. Anong gagawin mo? Lahat siguro ng panalangin, gagawin mo na. Lahat siguro ng pananampalataya, gagawin mo. Increase your faith para marinig ka ng Panginoon, para yung daing mo ay maririnig niya and pakikinggan ka niya. Ang kaso ito, Pastora, may mga pa rin taong pa rin na sadya pa rin sigurong mahina pa rin ang kanilang paniniwala dahil sa mahina ang kanilang personal na relasyon sa Panginoon. And I don't know why. Kung bakit ganun. In spite of we bring a lot of great pastors dito sa ating programa, still nakukulangan pa rin sila ng paniniwala, ng tiwala. At hindi pa rin nila lubos na kilala ang ating Panginoon, which is I'm so sad about this. But I just give it to the hands of the Lord. Siguro time process pa rin siguro na hindi pa rin siguro ganun sila ka-matured to handle situations. Oh, pwede ako mag-butt in. Siguro ano, ang layunin lang naman natin dito sa iRadio, syempre kasama ang ating mga butihing pastors is tayo'y maaring nagtatanim lang tayo. Bayaan natin ang Panginoon ang magdidilig sa kanila. Oh. 'Yun ang importante, di po ba, Pastora? Hindi so, kasi ano eh, yeah. we plant the seed. Oh yeah. Yung nurturing nila dapat ilang taon na tayo rito, magtutu years na tayo. Ano 'yun? Ano yon? In due time, lahat ay may ano yan, kumbaga sa in his time, ika nga, di po ba, Pastora? In his time, mangyayari yun. Kaya, kumbaga sa ano is yung continuous pa rin ang gagawin. Although kahit tayo paminsan-minsan ay napapababa ang ating pananampalataya pag pinapasukan tayo ng mga iba't ibang klase ng mga pagsubok. But kung tama nga naman si Ramon, kung ang Panginoon ay tinanggap mo na sa iyong puso na iyong bilang tagabagligtas, so matindi na ang pananampalataya mo sa Kanya. So yung faith natin ay nasa Kanya na talaga. Yan. But still, yeah. Ang pananampalataya po kasi ano, sabi po sa atin, kailangan sinasamahan po natin ito ng kilos at gawa. O sabi po sa Santiago or sa James, ang pananampalataya po na walang kilos at gawa ay patay na pananampalataya. So kung tayo kilala na sa Panginoon, we make sure that we do also our part. Yung meron din po tayong ginagawa, action at kilos at galaw. Kasi po, ang Panginoon, nandyan siya, kilala na natin siya. At para makilala pa natin siya ng lubusan, we make effort. Kung nagkakaroon pa tayo ng effort talaga, gagawa tayo ng lahat ng paraan para mas lalo natin siyang makilala. Pupuntahan natin siya, babasahin natin naman ang mga salita, mananalangin tayo. Yun po yung, kumbaga po, collaborated na effort from the Lord at galing din po sa'yo. Hindi tayo basta nag-aantay na, "Oy Lord, ikaw nang bahala sa faith ko, ha? Ikaw nang bahala sa akin." Hindi po. Meron din po tayong bahagi. Kumbaga po, happy tayo ng dapat gawin, ano po,
meron po sa Panginoon habang inaantay natin siya, at meron din po yung sa atin na manggagaling po. So, yeah. Thank you, Pastor. Yes, totoo yan. Yeah. Pero anong may papayo mo dun sa matagal ng Kristiyano, ha? Matagal ng Kristiyano ito, and still, yung growth nila mabagal pa rin. So how would you encourage yung ating mga kapatiran na until now, ganyan pa rin ang kanilang relasyon sa Panginoon? Okay po. Kung dito po kasi hindi na po ako lalayo. Yan. Dito po sa amin, hindi po bago yung ganyan pong sitwasyon. Ano po. May mga members po talaga na bakit ang tagal na sa churches ay bakit parang hindi mo nakikita sa kanya yung kanyang pagyago. Bakit parang hindi mo nakikita sa kanya yung pagbabago sa kanyang buhay. So dito po sa amin, hindi ko na po itatanggi na talagang mayroon din po mga ganyang pananampalataya. Yun nga po ang isa sa nagiging problema at burden ng ating mga churches, sapagkat marami sa atin ang tumatagal sa church pero hindi na babago ang kanilang buhay. So isa po sa mga naging strategy namin po, ano po dito sa Rizal, dito po sa Church of the Nazarene, dito sa amin, ay yung palagian po na pakikipag-communicate sa kanila sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Isa sa mga maipapayo ko po sa mga ganitong pananampalataya na nahihirapan po mag-grow ano po, sa kanilang pananampalataya ay yung laging in-nurture sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Kasi po, ito po yung sanggalang natin, yung ating pong salita ng Panginoon. Dito po tayo kumukuha ng lakas ng loob. At dito rin po nanggagaling yung fertilizer, kumbaga, ng ating po pananampalataya. And to grow in Jesus Christ is not just to grow personally. You have to grow in your knowledge of the Lord. Kasi habang natututunan mo at nakikilala mo pa ang Panginoon, napakabuti pala ng Diyos. Mahal na mahal niya pala ako. Saan mo makikita yon? Dito lang po sa salita ng ating Panginoon. So, huwag po kayong magsawang, magbasa, mag-aral at umatend ng ating mga Sunday services. Kasi isa sa mga napatunayan po namin, sila pong mahihina sa kanilang pananampalataya at silang hindi lumalago sa kanilang pananampalataya ay yung mga kapatid natin na nagkukulang ng panahon, spending their time sa ating Panginoon. Yan, yung nagkukulang po ng panahon at ng oras sa pakikipag-usap sa ating Panginoon ng personal. So, wag po natin ihinto yung ating pong pagkilala sa Lord kasi doon po nanggagaling yung growth natin sa ating pananampalataya habang mas lalo po natin nakikilala pa ang ating Panginoon. Amen. 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 Tama, Pastor. Ayan, basahin naman natin yung mga feedback ng ating Ayan. Mga viewers. Kay si Sarah Haber. Sarah Haber. Rag. Garcia, rag. Yung sabi niya, kailangan talaga natin ng may personal na relasyon with God. Bawal ang, ano ito? Sasabit-sabit ka lang. Baka makabitaw ka or mabitawan ka. Hindi ka makakarating sa kaharian ni Lord. Ayan. Yeah. Si Lala Carmina naman, sabi niya, true, pag gusto mong makita si Lord, makilala si Lord, gagawa ka ng effort tulad ng isang Nanliligaw. Gagawin ang lahat para makilala mo ang taong iniibig mo. Oh, Amen. Tama, no? Tama. Makes sense. Mm-hmm. Sino pa ba? Si Pastor Israel, sabi niya, oh, kailangan talaga natin ng personal na relationship within God. Bawal ang siya rin pala yung nagsabi nito. Ah. Ayan. Yeah, true. Talagang sometimes it takes a while. Yeah. Yung time seasoning siguro, may panahon hindi, na. Hindi overnight. Pero kung matagal ng Kristiyano ito, yung nurturing, hindi na dapat gatas ang pinapakain dito. Dapat solid foods na di ba? Mm-hmm. So kung matagal ka ng Kristiyano, dapat marami ka ng alam, marami ka ng natutunan, subok na matibay, subok na matatag, di ba? Ang kaso, pag tumatanda na ilalong paurong ang paniniwala, I'm just yun sa akin lang napupuna ko lang. You know, as I said, kanya-kanya tayong salvation. That's your salvation, this is my salvation. Kung diyan ka naniniwala, diyan ka lalago, then so be it. Mine is different. I have my own salvation.
I strongly believe na I ang personal na relasyon ko sa Panginoon, dinidepende ko sa kanya lahat ng buhay ko. I surrender everything. Siyempre gagawa rin tayo ng paraan para siyempre sa sarili natin. Hindi naman boom magic andiyan mangyayari yung ganyan ano. So we have to try something. At saka siyempre magpa-pray din tayo. God will use his own people para may tutulong din sa iyo. Hindi naman na bilagla na lang na magmimilagro diyan na mangyayari na lang yung maayos yung problema mo. All right. Okay. Thank you, Pastora Catherine. Thank you so much. Oo. Sana maulit-uli, ano? Ay, sure po. Very sure po. Balita ko, meron daw kayong... Eto na. Yung performance. Huwag kayong aalis dyan. Pero bago ano, siguro ask natin na mag-pray si Pastora. Oo. Ayan. Bago kasi, kayo kumanta, closing prayer muna. Oh, Pastora, can you please include yung mother po ni Doc SP? She's 91 years old. Na disgrasya po kanina. Na tumba siya, so tumama yung ulo niya sa bangketa. Nasa hospital na sila ng emergency, na fracture. Hindi naman na fracture kundi inaobserbahan, pero at that age hindi natin alam kung ano pa ang nasaktan sa kanya. Mm. Please pray na sana okay pa lahat. Okay pa po. At saka yung apo ni Lorna, ayan, para tuluyan ng gumaling. Ayun po. At saka marami po nagkakasakit ngayon gawa sa temporary, yung pagbabago ng panahon. May sakit ang ulo, nilalagnat, yung nagdudumi. So, si Sister Myrin, di ba? Ganyan. Yeah. Thank God she's okay now. In general na lang tayo. Yeah. Okay, let's pray. Apo, sige po. Samahan niyo po ako sa isang panalangin at kausapin po natin at hingin ang habag at awa ng ating Panginoon. Yes po, Panginoon, sa umaga pong ito, itinataas namin ang pangalan mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng programang ito, alam namin, Panginoon, na ngayon pa lang kumikilos ka na sa kanilang puso at sa kanilang buhay. Alam ko po, Panginoon, na hindi na sayang ang mga salita mo sapagkat naitanim na ito muli sa puso ng bawat isa sa amin at naging daan ng pagpapala at paglarong espiritual ng bawat isang nanood at nakinig ng mga programang ito. Dalangin po, Panginoon, na ngayong umaga, sabay-sabay mo po kami i-level up sa aming pananampalataya. Dalangin ko po ang mga kapatid ko na hanggang sa ngayon po ay nagsastruggle pa rin, Panginoon, how to grow in faith at kung paano pa panalalimin ang kanilang relasyon sa iyo. Alam ko, Panginoon, that kami mga tao ay limitado ang aming kakayahan at ang aming kaisipan. Ngunit sabi mo sa iyong mga salita, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya naniniwala po kami ngayong umagang ito na wala pong imposible, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, at ganoon din po sa pananampalataya ng bawat isa. Alam ko po na isang araw, darating ang pagkakataon na lalalim ang lalo pa naming relasyon sa iyo, Panginoon, at ito ay magiging personal, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ngayong umaga, ang aking pong mga kapatid na nakakaranas po ng karamdaman ay patuloy mo pong pagalingin. Alam namin, Panginoon, na naniniwala kami that you are our great doctor. Ikaw, Panginoon, ang aming doktor, Panginoon, na nakapagpapagaling ng lahat ng sakit, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, ngayong pong umaga dito, we are praying, Panginoon, sa mother po ni Dr. SP. Nawa, Panginoon, ay ipagkaloob mo ang kagalingan na naisin ang puso ng bawat isa sa amin. We know, Panginoon, that ikaw lang po ang tanging matatakbuhan at manalapitan namin sa ganitong mga pagkakataon. Gamitin mo po, Panginoon, ang sino mang doktor, ang damot, Panginoon, upang magbigay ng lunas, Panginoon, sa karamdaman ito. Dalangin ko rin po ang aming mga kapatid, pagamat di po namin sila mabanggit ng isa-isa, ang kanila pong kalusugan ay patuloy mo pong ingatan, Panginoon. Ilayo kami sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon. At patuloy kaming gabayan sa anumang uri, Panginoon, ng pagsubok sa aming buhay. Dalangin ko po ang iRadio na patuloy mong pagpalain, Panginoon. Ibuhos mo po sa kanila ang pagpapala upang, Panginoon, maibahagi din nila ito sa kanilang mga tagapakinig at sa kanilang mga tagapanood. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang maitaas sa programang ito at makita ng lahat ang ilaw mo sa pamamagitan
ng programa ito. Ibinabalik po namin sa inyo ang aming papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alright, thank you. Ayan okay, na. So... Eto na. Pastora, pakitawag po yung inyong yung partner na kakanta. Ayan. Yung tagalinis, may sarili sang pinupunasan. Naglalaba daw siya eh, habang... Ayan. Tapos ka na ba maglaba, Pastor? Lakay! Kamusta kan? Tapos na kayo maglaba, Pastor? Patapos na, madam. Okay po. Ayan. Anong title ng kakantahin niya, Pastora? Ang title po ng aming kanta ay Stand in Awe. I Stand in Awe. Oh, I Stand in Awe. Stand in Awe. Ay, maganda yan. Hillsong yun, ano? Hindi yata, hindi. Di ba Hillsong yan? Okay.
praise God. I stand in awe of you. Thank you. Thank you so much. Naku. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Kompleto, Ricardo. Meron ng mensahe. Meron pang closing song. At meron pa silang pick-up lines. May pick-up lines pa talaga. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Good evening. Good morning sa inyo dyan. God bless. God bless. Thank you so much. Bye-bye okay. po. Bye-bye. Bye-bye. All right. Pastora Catherine Bumagat with Pastor Israel. Thank you sa ating mensahe yung about maganda. Relationship with God. Owning our faith. Owning our faith. Akin ka na lang. Akin ka na lang. Ganun talaga eh. Yeah. Kinakailangan talagang may personal tayong relasyon sa Panginoon. Without relationship with the Lord, paano kanya mabibigyan ng blessing? Lalapit ka sa kanya, Lord, may problema ako. Sasabihin ni Lord sa'yo, sino ka ba? Do I know you? Mm-hmm. Oh, sasabihin ni Lord sa iyo. So, kailangan magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. It's the same thing sa ating tao. Yan, di ba? Mm-hmm. Kapag wala kang personal na relasyon o may hindi mo siya kakilala, eh, makakalapit ka ba? Di ba? Makakahingi ka ba ng tulong? Yes. Natural. Same thing with the Lord. Hindi kanya kilala. Kilalanin mo muna. Mm-hmm. That way, tapos doon, magkaroon kayo ng relationship. Ano yung relationship niyo? BFF ba kayo? Mm-hmm. Or kilala mo lang ba siya? Or sikat lang siya dahil kilala mo siya? Ganun lang. Kinakailangan close. Yeah. Yan. Ganyan sa ating Panginoon. Di ba? Na kailangan we have to be close with God. Ganito ka close. Parang tayo. Ha? Yeah! Ayan ka na naman yun. Nagigigil na naman ako sa iyo eh. Ah. Pumanot na naman yun. Okay. Mm. Sige, magpaalam na tayo. Eh, tika. Dali, nag-uri ka. Okay. Mm. Eh, mamadali, may lakad. Oh, meron. Sinaktan mo ang puso yan. Ganun ko. Ganun talaga eh. Minsan kasi may mga subok sa buhay natin na dumarating na pagka, hindi ata totoo yan eh. Hindi ata totoo yung Diyos na yan. Kaya walang nangyayari. Balik na lang ako doon sa dati kong ano. Ganun ang nagiging isip tuloy yung mentality ng isang tao. Balik na lang ako sa dati kong pinupuntahan. Mm. Eh, diba? Pareho lang yun. Oo. Oh. Nasa sa inyo yan. Kanya-kanya tayo ng salvation. Ano? Kanya-kanya tayong trabaho ng ating ng kaligtasan. Kung sa palagay mo dyan ka maliligtas, eh, that's your faith. Eh, so be it. Diba? Kung hindi, eh, kulang ka pa, eh, kaya hindi sinasagot ang Panginoon lahat yung mga problema mo, eh, nasa sa iyo ang problema. Mm-hmm. Ang problema. You know? Okay, Doc. Awanen the message. Awanen. Okay. Gawit tayong. Okay. Thank you so much. Don't forget, yung last day ng submission ng inyong mga entry sa finals ay July 30. But pag makumpleto na before July 30, okay lang. Mm. Yan. Ibibigay ko na kay Doc SP. Ayan. Ngayon po ay nag-text sa akin si Doc SP. Sana isama nyo rin, maliban kanina pinag-pray natin. Sama nyo sa prayer si Mami, so, yung Mami niya. Si Nanay. Si Mami, oo. She's already 91 years old, pero naglalakad pa. And then, kanina sabi niya, natumba daw sa bandang bangketa, sa island. Kasi si Mami Doc SP, nakakatayo pa yung walang tungkod. Oo nga. May tungkod ba siya? Hindi ko nakita may tungkod. Yung balance niya hindi na stable. Uh-oh. Yung nanginginig na siya. Siyempre 91 na eh. So mostly naka-wheelchair siya pero gusto pa rin niya naglalakad. O naglalakad. Diba so, siguro pa nga nun? Siguro nangyari po, hindi namin alam na ano. Basta natumba daw, tumama yung ulo niya sa bangketa. Siguro yung 'di ba may ano doon. Ganyan kasi mga matatanda na pagkaano yung balancing mahina na. So dinala siya sa emergency, in other words, chinek ka agad. So far okay naman siya but hindi agad-agad eh. Minsan hindi ngayon eh kinabukasan ako ano man yung ano. Hopefully hindi. Ah, ganun na nangyari. Yeah, kinabukasan yung hindi kanina lang. Ngayon lang siya na okay. Ano. Alright. Sana kinabukasan hindi siya
walang epekto yung ano. Ngayon, chinecheck yata yung kung may fracture siya or what. Mm-hmm. Sana nga wala. Ayun. Okay. Continuous lang natin. Thank you. Thank you so much po. Thank you, Pastor. 98.7, The Sound of Isabela. Thank you so much for hook up sa atin dyan sa Isabela. Oh, yeah. 98.7 case. Rojas City ba? Kay Rojas Isabela. Rojas Isabela. Ayan. Thank you so much. Yeah. Batiin ko si Nancy Alejandro. Of course, si Pastor Sunny. Nandyan siya. Si Mami Ludette, Evelyn, at si Caris. Ayan. Mm-hmm. Tapos nag-text sa akin si Sunny sa Lubaybay. I think baka nakigamit lang siya ng cellphone. Wala rin siyang cellphone ngayon. Oh. So, sayang hindi siya rin siya nakasali dun sa finals. Kasama din siya dapat. But praying for you, Sunny, na hopefully magkaroon ka rin ng cellphone at makapanood ka uli ng iRadio. Ayan. God bless you. Alright. No problem. Okay. Bibigay ni Lord yan. Yeah, okay, okay. Hanggang bukas po muli. Thank you so much sa inyong panonood. And again, please click like and subscribe po ang iRadio. Gayon din po ang Covenus for Christ. Yes. Suportahan po natin ang dalawang team na ito, no? Team Covenus and Team iRadio po. Eh, isa lang po yan. Dahil ang ating boss ay ang ating Panginoon. Amen. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Mahal po tayo ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya. Di niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Bye-bye. Yes. Good night. Magmahalan lang. Love, love. No hate. Bye-bye. Good night. Good night. Tawagan na natin si Doc. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos, di akong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede-pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levy at Pastor Norman. Three brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na lagi pwede. Isa man na atawa niyang napaka-energy. Meron pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-all right. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio,
radio. I'm sure sasayak ka dito, ay radio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.